Pangalawa, bawal ang mga... Para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa tao. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isip. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipino. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod. Alright mga kababayan ko, welcome back to my YouTube channel! Alright mga kapatid! Aba, baka mamaya nanonood pa kayo ha, di pa kayo busy ha, busy na kayong lahat mga kababayan ko habang inaantay natin sila mga kapatid, no? Ang tsaka ha! Ayan, huwag niyong kakalimutan na mag-like sa ating live stream agad mga kababayan ko nang sa ganun ay ma-notify natin yung mga kababayan natin na di pa nakakapanood sa atin ngayong gabi mga kapatid. Ayan, huwag niyong kakalimutan yan ha. Oh, shoutout daw muna ako kay Kuya Bunny Exconde. Ayan, no? Nagpapa-shoutout. Ayan, shoutout muna ako kay MGM, GM, hello sa inyo. Ma'am Marisa Isguera. Yan, shoutout, Ma'am Jo from Thailand. Kapon ka! Ayan, kapon ka sa Thailand! Ayan, mga kababayan ko. Huwag niyong kakalimutan na mag-like ngayon sa ating live stream, mga kababayan ko. Nang sa ganun ay ma-notify natin kagad yung mga kababayan natin na di pa nakakapanood sa atin. San man sulok ng mundo. Okay ba yun? Agree ba kayo dyan? Ay, taas ng camera ko, ha? Ayan, agree ba kayo dyan, mga kababayan? Ay, baka hindi kayo agree, ha? Agree-agree lang. Ayan, palike lang ako ng ating live stream para masaya tayo dito sa channel natin, di ba? Mga kababayan ko, palike naman ako ng ating live. Siyempre, kailangan yan. Kailangan nagla-like, tapos nagko-comment, sumasali sa discussion, di ba? Ayan o, di ba? Kita mo, umbilis natin umaangat. Oh, ka-Eric, ang inutil! Ako ha, usong-uso na naman yung inutil na yan sa kanila. Ano na uso na no? Kain ito ni Ka-Eric talaga. Ka-Eric, okay ka na eh. Bumalik ka pa sa ganyan eh. Wukulong ka na naman.
Diba? Tinitira mo na naman ng Congress. Pag pinatawag ka na naman sa Congress, sabay bawi ka na naman. Sabay ngaw-ngaw ka na naman ng ngaw-ngaw dyan sa Congress. O, titira na, titirada-tiradahin ka na naman, sabay urong-sulong ka na naman. Hindi ka na matatapos dyan sa Congress pag ganyan. Eh, Ka-Eric, umayos ka. Binabanata mo na naman ang binabanatan yung Congress, pati ang government. Ikaw na yung modern activist. Oh, di ba? Naiintindihan ko pa yung mga anchor sa SMNI, si Jason Rubrico, kung maglabas ng sama ng loob. Di ba? Pero ikaw, Ka-Eric, pinatawag ka na sa Congress, tapos iginigiit mo pa. Ipinipilit mo pa sa Congress, hindi mo masabi-sabi na yung 2 billion, inuurong mo, may nag-text lang sa'yo. Tapos pagdating sa rally, Diyos ko, mamangaw-ngaw ka ng ganyan. Sabi mo, may patotoo? Aba, Ka-Eric, antindi mo naman. Urong sulong, bawi, may integrity ka pa ba niyan, di ba? Oh, ayan, di ba? Oh, ayan, batiin ko muna dito yung mga kababayan natin. Oh, binabati ko muna si, ano, MJGM. Hello sa inyo dyan. Yan, Ma'am Marisa Esguera. Hello po sa inyo dyan. Manny X Conde, Ma'am Jo from Thailand. Julesy Malsy. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa biyahe ni Coin. Ayan, di ba mga kababayan ko, ang saya-saya natin. Talagang ano, talagang gurguran to the max na naman ito. Ayan, Ma'am Sonia Alberta, hirap talaga pag bulag. Bulag at bingi. Bingihan ng mga judgmental masyado. Ayan, di ba? Totoo yan. Hello, Ma'am Maureen. Maraming salamat po sa inyo dyan, Ma'am Maureen. And Ali Ball, Ma'am Ella Bilahid from Singapore, Roshan. Pangatapatan, like Don, Irene Pedron. Palike po ako ng live stream natin para masaya tayo, madam. Ma'am Nora Belavriones, hello po sa inyo. Ikaw ang inutil ka, Eric, kayay ko. Nako, nagwala na yung subscriber natin. Ayan, Wilson, hello sa'yo. Mag-like ka naman dyan, wag mong kalimutan. Ma'am Elsa De Leon, hello po sa inyo dyan. Your mom. Hello sa inyo, Maureen De Sevilla. Ayan, Ma'am Lynn Garcia, hello po sa inyo, like Don. Ayan, ano, 100 pa hindi nagla-like sa inyo? 173, tapos 173 lang yung nagla-like, tapos 100 hindi? Ha? Ano to, anti-Marcos yung mga nanonood na 100? Ayan, mga kababayan ko, gisahin natin, walang ano. Oh, Ma'am Yuri Guillermo Estrada, shoutout BNK, kailangan gamitan si PBBM ng kamay na bakal para magtanda ang mga nanghuhusga. Ayan. I like that, mga kababayan ko. Nako, kailangan na bang magalit ni Marcos Jr. para lamang dito? Para sa akin, hindi na kailangan magalit ni Marcos Jr. eh. Kasi mamaya may explanation naman ako dyan kung bakit, mga kababayan ko. Kaya pag-usapan natin yan. Oh. O, shoutout muna ako kay ano, kay Ma'am Seo na Lynn Guevara, Ma'am Rose Lynn Garcia, Rose Guevara, Man from Manila, Ma'am Ella Belhay from Singapore, Elisa Bueno, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat, Tita Liberty Arcega from Laguna, Kuya Manix Conde, once again, mga kababayan ko. And Pinay Ilocania, like Don BNK, maraming salamat po. Chopaeng! Chopaeng number one! Yan, shoutout kay Chopaeng, Felix Ixon, Santa Ana, and Mar TV Bawalan. Hello, shoutout sa'yo, Sir Mar. Nanonood si Sir Mar TV Bawalan. Ayan, palike muna ako ng livestream natin. Agad na topic natin ngayon. Ay, nako, gurguran to, promise. Ay, oo. Ay, maganda to, mga kababayan ko, dahil gurguran po tayo dito ngayon sa channel natin. Ma'am Roshan Pagatapatan. Hello po sa Mega Love. Shout out to all like biyahe ni Koy. Ayan, thank you very much, Sir Mar Bawalan. Ayan, palike ako ng live stream natin para naman ano, 'di ba? Nakaka-intrigues. Oh, bati ano ba 'yan? Oh, sige, tingnan natin. Oh, ibig sabihin niyan yung sandaan na nanonood dito, Antay Marcos pa rin. Mga kababayan ko, ano ba 'yan? Matindi 'to, mga kapatid. Ano, Antay Marcos pa rin yung ano, Antay Marcos pa rin yung mga nanonood sa atin diyan. Bay, syempre dapat alam natin 'yan, mga kababayan ko. Iyak na po mga balbon. Ganyan talaga. Di ba, mga kababayan ko, iyak talaga yung mga tao na yan dahil talagang ganyan ang laban nila ngayon.
iyak-iyak muna bago mag-sermonan. Ayun talaga ang pinakamatindi dun, mga kababayan ko. Kasi iyak muna yan bago sermon. Alright, mga kapatid. Kaya huwag niyong kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Mariano Lozada, mas inutil ka ka Eric. Alright, mga kababayan ko. Mami PR, hello. Shoutout anak ko. Hello po sa inyo, Mami PR. Shoutout din po mga Tita Lily Ragasa, kay Nanay Carmen, and kay Tita Judy Basco na busy. Palaging busy. Salamat, Sir Koy. At sa... Salamat, Sir Koy. Nandyan ka na todo suporta sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. We always support the President. Like I said, mga kababayan ko, wala tayong iwanan hanggang 2028. Di tayo mawawala sa eksena until 2028. 2028 ang laban natin. 2028 tayo mamamayagpag dito, mga kababayan ko. No matter what happened, tuloy ang laban. Mga kababayan ko, Cyril, hello po sa inyo dyan. Hello po sa inyo, Ma'am Cyril and Ma'am Elizabeth Valdez. Ayan, Mar TV, naglabasan na ang mga kulay na alam na sa 2025. Walang boboto ng antay. Alam nyo na yon, mga kababayan ko. Annabel Velasco, hello po sa inyo dyan. Guillermo Estrada, maraming salamat po sa inyo. Noisy Bautista, hello sa inyo dyan. Manuel Verterra, Verteras, hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po. No, palike muna ako ng live stream natin. Ma'am Bernadette Turas. Ayan, Jose Bel Bibas, The Warrior. Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan. Okay. Ay, diba, mga kababayan ko, ito yung pinagsasabi natin. Ito yung pinaka matinding laban ngayon dito sa ating channel, mga kababayan ko. Dahil meron pong mga talagang gusto ng durugin at gurgurin ang ating gobyerno. Eh tila po ba napapaaga yung mga premature campaign na ginagawa po ng mga kalaban ngayon? O, Meng Piamonte, good evening, watching you from Belgium. Naka-shoutout po sa inyo dyan. Oy, maraming salamat kay Sir Mar TV, bawalan for your $2 super chat. Maraming salamat po dyan. Thank you very much so inyong pagbibigay ng super chat. Maraming salamat po dyan, Sir Mar Bawalan. Alright? Okay. Ayan, no. Anyway, wala akong hindi ako kagaya ni Direk na gumaganon-ganon pa si Direk Perdi. Ayan nyo, subukan natin yung mga kababayan. Eto, no. Tumitindi na nga po talaga ang gurguran, mga kababayan ko. Wala ba kayong napapansin sa mga nangyayari ngayon? O baka hindi nyo po napapansin, mga kababayan ko, yung talagang nangyayari ngayon, mga kapatid. O hindi nyo po nakikita yung totoong nangyayari at this time, up to this moment, mga kababayan. Alam nyo po ba, mga kapatid, na yung ginagawa po ngayon, ayan, yung ginagawa po ngayon, na mga rally na nagaganap, mga kababayan ko, yung mga nagaganap pong rally ngayon, ha, kagaya ng ginagawa po ng SM9, ginawa po nila Duterte, ginawa po nila doon sa ano, sa mga Cebu, Davao, at ngayon naman dito sa sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, mga kababayan. Alam niyo po ba, ganyan-ganyan sila nag-umpisa noon, noong mga panahon na pinapabagsak nila ang rehimeng Marcos. Opo, mga kababayan ko, tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Ganyang-ganyan po sila. Naaalala nyo po ba yung Menjola Massacre? Mga kababayan ko, naaalala nyo po ba yung Menjola? Kung naaalala nyo po ang Menjola, mga kababayan ko, ganyang-ganyan din po. Ay, ako lang po magsasabi, baka sumasama po kayo dyan. Kayo po ay dumadalo dyan sa Menjola. Ay, dumadalo dyan sa mga liwa, dyan sa mga rally na yan. Ay, mag-ingat-ingat po kayo. Baka matulad dyan, hindi na ako magtaka. Mga kababayan ko, baka na naman may magpasabog dyan. Ay, hindi po malayong mangyari, mga kababayan ko. Because nire-repeat po ng kampo ng mga Duterte
yung mga nangyayari noon sa mga Marcos. Parang ang nangyayari po kasi nito ngayon, mga kababayan, ay Malaninoy Aquino ang style ni PBPRRD. Ay, oo, mga kababayan ko, Malaninoy Aquino po talaga ngayon, mga kababayan, kaya medyo mag-ingat po kayo dyan, ha? Wow! Kasi kung mapapansin natin, mga kababayan ko, yung mga distraction na ginagawa noon ni Ninoy against Marcos, Ferdinand Marcos, ganun din ang ginagawa nila ngayon to distract the government at tuloy-tuloy ang mga paninira nila, mga kababayan. Abay, konting ingat tayo, mga kapatid, dahil baka mamaya bigla na lang may sumabog dyan at dahil wala kayong kaalam-alam, isisisi na naman sa gobyerno. Tapos ang ending, mga kababayan ko, meron na namang papanaw dyan. At yun na naman ang gagawing hudyat, mga kababayan ko. Eh, mag-isip-isip po kayo dyan. Baka mamaya mag-ingat-ingat kayo sa mga rallying sinasamahan nyo. Nabanggit nga kanina nung isang anchor ng SMNI. Ang sabi niya, mga kababayan ko, tignan ninyo ang ilalim ng upuan at magmasid-masid kayo. Eh, parang kinilabutan po ako sa mga sinabi nun. Medyo naku-curious po ako. Tol BNK, paghahanda lamang yan ng strategy para madinig sila in reality na naunang masisira ang sa huli ang mga victim sa social media. Paghahanda sa 2025 social media power. I think ako, Kuya Marbawalan, inuulit nila yung mga nangyayari dati. Ganyan-ganyan may nagpasabog eh sa Mindyola, tapos iniisi sa mga Marcos yung mga ganyang-ganyang rally. Baka mamaya ang iniisip ko, mga kababayan, ay merong gumawa ng ganun. Kasi sabi nung isang anchor ng SMNI, ay magmasid-masid kayo at tatignan nyo ang ilalim ng mga upuan ninyo. Baka mamaya kayo meron daw nangyayaring ano. Baka yung mga ganun sistema, mga kababayan ko, nakakatakot, mga kapatid. Yung Mindyola Massacre, not Mindyola, ano tawag ito? Koy, ang Mindyola Massacre nangyari sa panahon ni Cory. I'm sorry for that. So, thank you for correcting, Ma'am Salve. Yung tawag nito, ay saan ba ito? Sa Quiapo? Oh, Plaza Miranda bombing, ayan. Ayan, Plaza Miranda bombing, mga kababayan ko. Ang tinutukoy ko po doon, hindi Mindyola. Thank you sa pag-correct, Ma'am Salve. Ayan, Tita Yoli Binoya, hello po sa inyo. Baka mamaya maulit yung sa Quiapo nga na pambobomba, yung Plaza Miranda bombing. Baka maulit yan. Tapos isisi na naman sa mga Marcos. Kasi yung anchor ng SMN ay nagwa-warning na sa mga kasama at magmasid-masid kayo. Tignan nyo mga kasama daw ninyo. Abay, matindi pala yung mga kasama ng mga yan, mga kababayan ko, dahil biruin nyo, magmamasid-masid na sila. Ikaw, kahit araw-araw pa silang mag-rally, lalo nga silang lulubog. Ayun na nga eh. Alam mo, Mamba Reyna, ayan, hello po sa inyo dyan, from Madrid, Spain, May O'Neill. Diba? Simple lang naman eh. Diba? Simpleng-simple lang eh. Huwag na kayong mag-rally dyan. Harapin na lang ng pastor ninyo yung hinhamon ng Senado sa kanya. Simple lang naman ang hamon ng Senado. Humarap siya. Diba? At pabulaanan yung mga bintang sa kanya. Kaya hindi na kaysa magbibintangan pa tayo dyan. Kasi ang lumalabas dito, matagal lang kaso ni Kibolo yan eh. Duterte days pa yan eh. Sabihin nyo, sinisiil siya ng Marcos administration? Nakakatawa naman talaga, di ba? Hindi ka pinagtutulungan ng Marcos administration. Yan ang thinking mo kasi nasa opposition ka. Pero hindi ganun yun. Eh, hindi naman si Marcos ang lilitis sa'yo, si Senator Risa Honteveros. Bakit ayaw mo, di ba? Eh, kung wala kang tinatago, wala kang dinideny, wala kang dapat anuhin, dapat harapin mo na to. Pag-usapan na natin to, di ba? Pag-usapan na natin to. Harapin mo na yung mga akusasyon sa'yo. Kaysa marami pang nagdadadada dyan, marami pang mga taong madadamay sa'yo, dapat nang harapin mo yan sa Senado. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Ang pagharap pa ba sa Senado, kailangan ipag-rally pa ba natin yan?
pahirapan pa ba natin yung mga miyembro natin upang humarap ka lang? Pastor, dapat hindi ganoon. Dapat protektahan mo rin yung mga miyembro mo. Isipin mo rin, meron din sila na pinoprotektahan. Meron din silang gagawin na kailangan tungkulin. Hindi na nila magagawa yan dahil kakasama ng rally. Diba ganyan ang nangyayari ngayon? Kaya nga dapat, mga kababayan ko, ipag-isipan nyo ng mabuti yan. Hindi po basta-basta yan. Hindi po basta-bastang usapin yan. Dapat yung usapin na yan, mga kababayan ko, malaman po ng taong bayan kung talaga nga pong guilty itong si Kiboloy. Tama po ba ako, mga kapatid? Ganyan dapat. O, sige. Hindi ko na patatagalin to. Merong isang angkor ng SMNI naglabas ng sama ng loob niya sa gobyerno. Eto ha, pakinggan natin. Kung panahon ng kampanya. Ayan. Eto na. Eto na, kumalma na tayong lahat, mga kababayan ko ha. Uumpisa na natin to. Di na natin patatagalin to. Mabilis lang to, mga kababayan ko. Alright? Mabilis lang to, mga kapatid. Okay. Makinig tayo sa mga sasabihin nila. O to. Sabi dito ha. Angkor ng SMNI, Jason Rubrico, naglabas ng sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, matindi na to ha. Angkor na talaga ng SMNI ang naglalabas ng sama ng loob. Wow! O, punta tayo dito. Pakinggan natin. Maraming salamat po sa pag-like. Huwag niyong kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Shoutout kay Ma'am Maite Baisa. Ayan, tuloy natin to. Kanya, sino lang ang tanging tumanggap sa kanya? Mga taga SMNI! Sumusuporta sa kanya? Paano pa kaya ang mga alternative media na hindi kailanman sumuporta sa kanya? Ang nirarason dito ni kapatid na Jason Rubrico, mga kababayan, ang sabi niya po, maliwanag po pa sa sikat ng araw, noong panahon daw ng kampanya, wala daw sumusuporta ang alternative media kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang meron lang daw, mga kababayan ko, ay SMNI, mga kapatid. Sila lang daw ang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, let's talk about this, mga kababayan ko. Huwag kayong magpabulag sa galit. Okay? Huwag kayong magpabulag sa galit. Ang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman natin maikakaila na andyan talaga si SMNI. Quote and quote, andyan talaga si SMNI. Subalit, mga kababayan ko ha, subalit ha, ang SMNI ay pinagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil katuwang niya si VP Sara Duterte. SMNI ang nag-handle ng mga kamera sa mga live streaming format ng Uniteam noon. Mga kababayan ko, hindi natin makikakaila yan. Sa debate, sa SMNI lang nagpa-unlock si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, dahil hindi nga nagpapa-unlock ng debate sa ABS-CBN, sa News 5, si Pangulong Bongbong Marcos. O, totoo rin yun. Si SMNI din, mga kababayan ko, number one na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo yung mga sinasabi nila. At totoo rin yung mga sinasabi dito. Face the reality, mga kababayan ko. Face the reality. Ang tanong ko dito, at maliwanag na tanong sa taong bayan, mga kapatid, eto yung tanong. Pinaka, dapat ninyong malaman. Okay? Pinaka dapat ninyong malaman. Eto yung tanong po doon, mga kababayan ko. Question, mga kababayan, bayad ba ang SMNI that time? Tatanungin ko po kayo, bayad po ba ang SMNI that time, mga kababayan ko? Bayad po ba? Yan po ang pinakamatinding tanong natin, mga kapatid. SMNI po ba during the campaign? Bayad po ba? Ang sagot po doon, mga kababayan ko, bayad po sila ng kampo ng Marcos administration.
Bayad po sila that time, mga kababayan. Ano ang dahilan nito, mga kapatid? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang pag-usapan. Bayad po ba ang SMNI? Ang sagot po, opo. Karapatan po nilang sabihin din dapat na hindi lang sila sumuporta. Bayad po sila. Ano po ba pinagkaiba ng suporta at sa bayad, mga kababayan ko? Kasi po, tumanggap din sila ng TV advertisement that time eh. Which is hindi naman po sila dapat tumatanggap ng TV advertisement. Diba, mga kababayan ko? Bayad po sila ng 108 million pesos. Mga kapatid, kaya kung tasabihin nyo po, mga kababayan ko, na kayo po ay sumusuporta, well, hindi po tayo parehas. Kami po, sumuporta kami gamit ang aming mga channel lang libre. Kayo po, sumuporta po kayo gamit ang inyong TV station ng bayad. O diba? Magkaiba po yung suportang tunay sa totoong bayad. O, ngayon po, tanong, hindi nagpapa-interview si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagpapa-interview si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, sa ABS-CBN, sa GMA, sa TV5, hindi siya nagpa-interview doon. Kasi ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na siyang sasagutin. Magkita-kita na lang tayo sa kampanya. Pero si SMNI po, mga kababayan ko, dahil magkaibigan si Sara, si Pastor Kiboloy, at ito, pinagbigyan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, dyan natin ipasok yung salitang kontrata. May kontrata po yan. Kaya kung mapapansin niyo po, may mga SMNI anchor, may mga SMNI cameraman, mga kababayan ko, sa bawat rally ni PBBM, sila po yung nakakontrata. Okay? Yung gumawa ng instrumental ng umagang kay Ganda, mga kababayan ko. Ha? Yung mga instrumental ng mga ginagamit ng campaign, 'di ba? Yung mga instrumental po naririnig nyo, mga kababayan ko, galing po rin sa SMNI po 'yun. Bayad din po yung mga musician noon. Lahat po nung kampanya na gamit po ng Marcos administration, donasyon po yun, mga kababayan ko, ng mga malalapit sa kanila. Kaya bayad po sila. Kaya wag po natin sasabihin in the front of many people, sa mga harap ng taga-suporta nyo, na sinuportahan ninyo. Sinuportahan ninyo pero bayad kayo at hindi kayo free. Pag sinabi natin pagsuporta, mga kababayan ko, yung ginawa namin, sumuporta kami ng libre for free. Because we love the Marcoses and we want to bring back the Malacanang ang isang Marcos. Tama? That's the reason, mga kababayan. Now, the biggest question, the million dollar question, mga kababayan ko, ano yung sinasabi nila ngayon? Mga kapatid, ano yung sinasabi nila ngayon? That's too impossible. Simpleng paliwanag pa lang yan, ha, mga kababayan ko. Tuloy natin. Hindi kami, ililawin lang natin. Hindi tayo humihingi ng pabor. Ang sa atin lang, kung ano ang kanyang ipinangako, dapat yan tuparin. Oh, ano ba ang tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? At kung kayo talaga nakasuporta at hindi to paninira sa Marcos administration, kagaya ng sinabi mo, kung ano ang kanyang pinangako. Kung ikayo, nakasuporta kayo doon, pero bayad kayo. Ang tanong ko dito, naintindihan nyo siguro yung bawat speech niya. Akong vlogger na nasa harapan, na nakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos during that time, na nagsasalita sa entablado sa lahat ng napakaraming Pilipino. Isa lang ang sasabihin ko. Ano yung sinasabi niya dito, ha? Tudin nyo, ha? Hindi natin alam. Dahil sabi niya, ipagpapatuloy niya daw ang pagbabagong ng simulan ng Duterte administration. O bakit? Sa tingin niya, ipagpapatuloy ba niya yung war on drugs na maraming namamatay? Oh, ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Totoo,
Sinabi ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na ipagpapatuloy niya yung magandang nasimulan ng mga Duterte. Gumaganyan pa si Pangulong Bongbong Marcos eh, Duterte! Mga kababayan ko, bakit? Mga kababayan ko, pinagpapatuloy niya naman ah. Sinabi niya bang ipagpapatuloy niya yung kapagkitil ng buhay ng maraming Pilipino? Sinabi rin ba yun? Hindi, Mr. Jason Rubrico, I just want to be clarify. Ano ginigiit nyo dito? Yung mga tulay, yung mga infrastructure na iniwanan ni PRRD, napakaraming trabaho, pinagpatuloy niya mga kababayan, di ba? Pinagpatuloy ni PRRD, pinagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga naiwan na bitin na proyekto ni PRRD. Tama ako mga kababayan ko? Pinagpatuloy niya, mga kapatid. Tapos in the end ngayon, sasabihin nyo na hindi tinuloy. Ang hindi lang naman tinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos eh, yung war on drugs o yung EJK. Oh, tama ba ako? Oh, tuloy natin. Pero ano nangyari? Puno! Nabudol tayo! Ayan ang sasabihin ninyo. Nabudol. Nabudol kayo. May budol na pala na binayaran ngayon. Ano, sorry to say ha, sa rally, pinaghihinalaan kayo, may mga lumabas na video, nagbabayad kayo. Pagdating naman dito, para lang masabi na kinakawawa kayo, nabudol kayo. Aba, di ba tama ako, Ma'am Mercedes Dress? Aba, ang lupit. Malamaharli ka na pala ngayon ng SMNI. Baka doon galing ng mga impo ni mga kababayan. Tuloy. Nabudol tayo! Ay tama kayo, nabubudol kayo dyan. Nabudol tayo! President! Mahal! Lalagyan lang natin ng mahal na Pangulo! Ayan ha, mahal! Mahal na Pangulo. Tuloy. Uy, huwag nyo kakalimutan na i-like itong live streaming natin, itong video na to. Nang siya ganun, ma-notify natin yung mga kababayan natin. Huwag naman ito yung makakalimutan mag-like. Tuloy natin. Pulo! Mga nabigas! Lasaan na po ang pangako ninyo sa taong bayan? Sinabi ninyo! Isa sa mga pangako ninyo na... Ayan, pangako ha! Pangako! ...tumatrak sa puso at isipan ng mga Pilipino, magiging 20 pesos ang bigas! Pangako! Ayan. Ming, alam niyo mga kababayan ko, minsan na natin dinibank ito at pinaalam natin sa taong bayan, nilabas ko pa dito kung babalikan nyo yung mga previous video ko last year, mga kababayan ko, dinibank na natin to. Mga kapatid, itong sinabi daw ni pinapakalat nila, fake news. Ako na magsasabi ah, SMNI, sorry kapatid. No? Fake news, yung sinasabi nyo na pangako. Kung talagang kayo nandoon sa rally at napapanood ninyo at yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatutok kayo, mga kababayan ko. Nakatutok kayo ha, nakatutok kayo. Kung talaga kayo ay naano doon, kung talagang kayo nakatutok doon, di ibig sabihin naririnig yung sinasabi ng Pangulo. Pangarap, hindi po pangako. Minsan ko nang inilabas dito yan. Magkaiba ang pangako sa pangarap. Mga kababayan ko, naaalala ko pa mga kababayan ko sa Isabela, sa Sorsogon, sa Masbate, nang kampanya kami sa mga malalayo pang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatid, hanggang North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Hindi po nang nagsabi si Pangulong Bongbong Marcos ng pangako. Ang sabi niya, pangarap niyang maibalik ang 20 pesos na bigas. Tama ba ako mga kababayan ko? Yan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, kaya po napakalaking fake news. Kasinungalingan po ang nasasabi nito dito sa kanyang speech. Siguro mga kababayan ko, dala ng kanyang galit. Subalit, ako po'y magpapatunay at magpapatotoo dahil minsan ko na pong naipakita sa inyo dito ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pangarap, hindi po pangako. Mga kababayan ko, di ba?
Sino po ba ang naging totoong budol, mga kababayan ko, kung babalikan natin? Alam niyo po kung sino, mga kababayan ko? Kung may budol po dito sa bigas, mas malala pa po at matindi. Biruin nyo, meron ngang nangako, 7 pesos na bigas. Diba? During 2016 rally, ang pangako ni Digong ay 7 pesos. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nga po, mga kababayan ko, ay nangarap ng 20 pesos, si PRRD naman, mga kababayan ko, nangako ng 7 pesos. Yun po ang malaking epic fail, mga kababayan ko. Kahit ibalik nyo si Ferdinand Marcos, mga kababayan ko, sa time ni PRRD ng 2016, malabo pong mangyari yun. O, painggan natin ang sinasabi ng angkor, ha? Tuloy natin. O, tinatanong niya kung meron daw ba kayo nakitang 20 pesos na bigas. Ang sagutin ko yan. Paninig natin sa buong Pilipinas at buong salibutan. Meron ba kayong nakita? Wala! Ako meron! 20 pesos kada 1 fourth! 20 pesos daw kada 1 fourth. Okay. Okay. Rebat! Debunk natin yan. Ito yung mga gusto kong dinedebunk eh. Mga kababayan ko, to be honest. Ito yung mga gusto kong dinedebunk. Ulitin ko, si Pangulong Bongbong Marcos hindi nangako. Ay hindi nangako na magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Ang sabi niya, pangarap niya. Ang epic fail sa mga nangakong presidente na narinig ko, si PRRD, 7 pesos way back 2016. Okay. Sabi ni Jason Rubrico ng SMNI, it's loud and clear and clearly, mga kababayan ko. Meron daw siya nakita 1 fourth. Totoo 'yon. 20 pesos na bigas, 1 fourth. Tanong ko dito, bakit? Bakit 1 fourth yung 20 pesos? Mga kababayan ko, bakit? Mga kababayan, tanongin natin ang taong bayan ngayon. This is the perfect timing to speak up. This is the perfect timing para sabihin sa inyo kung bakit meron 20 pesos na 1 fourth na bigas sa Pilipinas. You know what's the reason? Mga kababayan ko, umupo si PRRD, hindi natupad yung kanyang mga pinangakong 7 pesos. Bakit? Mga kababayan, it's because sa bulok na constitution. Tama? Mga kababayan ko, paano magkakaroon ng 7 pesos na bigas sa mga magsasaka? Eh samantalang nung time niya, mga kababayan ko, dun pa lang, mga kababayan ko, 22.50 ang halaga ng bigas sa farm gate. Bibilin pa ng mga kubrador, yung mga nag-hoarding, yung mga middleman, at dadalhin sa palengke, kaya tayo nagkakaroon ng 40 to 58 pesos. Ngayon, mga kababayan ko, irerebat nyo na may 20 pesos na bigas, 1 fourth. Ha? Pasa natin yung charter change na ayaw ninyo. Pasa natin yung RRB 87, pag-usapan sa Senado nang matuloy yung gusto nating mangyari. Tama ako, mga kababayan ko? Kasi yun ang magsasalba sa atin. Kung gusto nyo magkaroon ng 20 pesos na bigas, tanggalin natin yung middleman. Alam mo, media kayo eh. Kayo ang nakakakita ng totoo. Kayo ang nakakaalam ng totoo. Pero bakit dito sa harapan ng mga taga-suporta ninyo, bulag kayo? Oh, ngayon, yan ang totoo sa mga sinasabi dapat natin sa taong bayan. Hindi yung sasabihin natin, meron ako nakita 20 pesos na bigas. That's true. May 20 pesos talagang bigas na mabibili. 1 fourth. Bakit 1 fourth? Tanungin natin ang taong bayan. Tanungin mo sarili mo. Bakit hindi natin mabili? Because sa bulok nating konstitusyon, yung 1987's constitution, bulok, yun ang humaharang. Yun ang nagpapabigat sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Diba? Oh, tapos sasabihin nyo ngayon dito sa social media, bulok ang sistema natin. Inutil si Marcos. Bulok si Martin. Walang kwenta ang Marcos administration. Lagi nyo sinasabi yan. Paano magiging bulok? Paano magiging sistema? Eh samantalang yung constitution natin ang bulok. Sarap sagutin. Ang sarap dumibank, di ba? Yan ang totoo. O, tuloy natin. Hindi ka makilo! Wala! Mr. President! Nasaan na ba ang inyong pangako? Uulitin ko, walang pinangako si Marcos Jr. Pangarap ang meron siyang sinabi. Ay, makipagputulan talaga ako kahit ng aking batuta. Walang sinabi si Marcos na walang sinabi si Marcos na pangako, pangarap.
Lahat ng rally, ando dun ako eh. Halos nga nakakabisado ko yung speech niya eh. Kasi bakit nakakabisado namin? Alam namin yung gateway, alam namin yung outro namin. Diba? Alam namin yung outro namin that time. Pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sama-sama tayong babangon muli. Bago niya palang sabihin niyo, wala na kami sa venue. Lilipat na kami sa kabila. Naku po. Tuloy. Ako Pilipina, mahal ang bigas! Ako Pilipina, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Bakit ninyo tanongin si Duterte, si Sara, yung mga tao na yun sa paligid nyo? Diba? Oh, let's speak up. Mga kababayan ko, I challenge BP Sara Duterte. Can you explain? Bakit walang 20, bakit 20 pa lang 20 pesos na bigas na pangarap niya? Because si BP Sara Duterte hindi gusto ang charter change. 'Di ba? Also PRRD lately binawi niya. Mga kababayan, 'di ba? And right now mga kababayan ko, and right now mga kababayan ha, and right now mga kapatid. Ha? Just want to be clarify. Until now hindi nila masagot. Sa tingin nyo, ba't ako boboto ng isang Duterte kung ayaw niyang pagbabago? Simpleng pagbabago, mga kababayan ko. Economical provision, ayaw nila puntahan, ayaw nila aprobahan. Takot sila, ayaw nila magkaroon ng economic ng charter change. Bakit? Natatakot sila. Di ba? Second, mga kababayan ko, magrereklamo ang taong bayan, walang 20 pesos na bigas. Actually, like I said, mga kababayan ko, meron tayong 20 pesos na bigas eh. Kaso yung 20 pesos na bigas natin, mga kababayan ko, di natin makakamtan. Totoo naman eh. Meron tayong 20 pesos na bigas dito. Mga kababayan ko. Kaso, ang benta ng farmers natin, 19.50. Tapos sasaluhin pa ng mga middleman, dadalin sa palengke, kaya pumapatong-patong ang costing. Nagmamahal ang first class, nagmamahal ang middle class, nagmamahal ang lower class na bigas. Ang bagsak natin, NFA. Now, the question, pag naupo rin ba si Sabat Yuting, pag naupo rin ba si Sara, magagampanan din niya ba? Matatanggal ba yung 20 pesos na bigas? Hindi, mga kababayan ko. Baguhin natin yung konstitusyon, wag natin lokohin ang Pilipino. Tuloy. Mga kababayan, alam natin na ang SMNI lang ang tanging kumalaban sa CPP, NPA, NDF. Oy, hindi lang SMNI. Hindi lang SMNI, mga kababayan ko. Maraming platform, maraming media network ang kumakalaban sa SMNI. Andiyan ang PTV4. Baka nakakalimot kayo, andiyan ang PTV4 ng government. Ha? Andiyan ang pulso ng bayan. Ha? Hindi lang SMNI yan lumaban. Kaso, ang PTV4, nasa tama ang kanilang pagdedebunk. Kung kilala lang sana ang PTV4, mga kababayan ko, maganda sana eh. Kaso ang problema, mga kababayan ko, minsan sila rin na napabayaan ng gobyerno. Aminin natin sa hindi to, mga kababayan, yan ang totoo. Maraming lumalaban sa CPP, NPA, NDF, andyan dyan sa PTV4, hindi lang SMNI. Tama! Pero anong ginawa nila? Tinigil nila, pinatay nila ang tanging programa na nagsisiwalat ng katotohanan. Eh, anong katotohanan sinasabi ni Jeffrey Celis? Diba? Oo. Sabi ko nga sa inyo, walang problema sa red tag. Pero dapat yung nagre-red tag, itama niya. Ang problema ni red tag niya si Martin Romualdez kahit mali yung sinasabi, mga kababayan. Oh, MarTV bawalan. Oo, tama. Mas okay pa ang PTV4. Diba? Ngayon may mintang bigas iba ang pampanahon ngayon. Ngayon, ako 'di ba? Lols. Oh, 'di ba mga kababayan ko? Yan ang totoo. Yan ang hindi nila maitatanggi. Mga kababayan ko, yan ang hindi nila maitatanggi sa publiko. Yan ang hindi nila maitatago. Yan ang hindi nila mailalabas. Yan ang hindi nila kayang i-debunk. Mga kapatid, bakit hindi nila kayang ilabas sa taong bayan? No? Nire-red tag nila si Martin Romualdez, sinasabihan nilang kumakanlong ng CPP, NPA, NDF, mga kababayan ko, in common sense. Tandaan ninyo, yung mga makabayan black na nandiyan dyan, congressman pa rin yan, hindi natin mawawala yan. Kahit nga anong gawin natin eh, bakit mga kababayan ko, hinalal sila ng mga kapwa nila komunista. Ayon sa saligang batas natin, kailangan mo respetuhin
yung mga congressman na nakaupo at niluklok dyan. Eh, nasa national party yung mga yan. Nasa party system. Mga kababayan ko, national ang hinahawakan. Kung pinanalo sila ng kanilang mga kaalyado, mga kababayan ko, at nakaupo sila sa kongreso, kaalyado nila ang naghalal sa kanila. Walang masama doon sa konstitusyon na sinabi noon. Ngayon, mga kababayan ko, kung nagagalit kayo, nire-red tag nyo sila, mga kababayan ko, at tinatarget ng mga sundalo, eh problema nyo yun. Kung tutuusin, nasa batas ba natin ang red tagging? Ang pangre-red tag sa tao, mga kababayan ko, delikado. Pero may tama. There is a positive position, there is a good position. How could you imagine, red tag mo si Martin Romualdez, kaalyado ng gobyerno? Ano ibig sabihin nito? Sabihan nyo na gumagamit at sinusuporta ng CPP, NPA, NDF, maikonnect nyo lang yung pangalan ni Martin. Tuwan-tuwa na kayo. Congressman Martin Romualdez, remember, Congressman Martin Romualdez is the House Speaker ng Kamara de Representantes ng Pilipinas. Siya ang congressman at representative ng Leyte at siya rin ang pinakamataas na congressman. Anong gusto nyong gawin? Hindi tama ang pagtrato ni Martin sa mga makabayan black? No matter what happened, like I said, based on the constitution natin, mga kababayan ko, si Martin ang pinakamataas na congressman at under niya ang makabayan black. Kailangan ba hindi patas ang pagtingin? Kaya nga nag-aalsay ang mga yan, mga kababayan ko eh. Dahil tingin nila sa sarili nila, hindi patas ang pagtingin sa kanila ng lipunan. Ngayon, mga kababayan ko, nagbago ang isip ng mga aktivista na yan. Saan kayo makakita ngayon? So ito, mga kababayan ko, let's face the reality. Saan kayo makakita ngayon ng aktivistang nagrarally na iniingay ng media? Sige nga po, mga kababayan ko. Nasaan ang ingay ng Kabataan Party List? Nasaan ang ingay ng Gabriela Party List? Nasaan ang ingay ng Makabayad Black? Nasaan ang ingay nila Kalyodi de Guzman? Nasaan ang mga ingay ng mga aktivista na yan until na wala kayong maririnig? Bakit, mga kababayan ko? You know what's the reason? They realize right now na wala na, patay na yung kanilang great father and leader na si Joma Sison. They realize what happened to Joma. Anong kailangan nilang gawin? Kailangan pa ba nilang mag-alsa? No! Kailangan na nila sumama sa gobyerno at maintindihan ng gobyerno. Wala na yung leader nila na nagsusulusul sa kanila. Maghanap kayo sa tabloid, maghanap kayo dyan, kahit sa Facebook, kung maiingay pa ba yung mga aktivista na yan until now, wala na. Para saan pa ba ang red tagging kung sila mismo ay naglalaylo na? Based on the survey, kahit mapayupi ang aktivista, tahimik. Based on the survey, sa mga sa TV, sa telebisyon, tignan ninyo kung may maingay pang nagrarally. Kung hindi man jeepney driver yan, dahil sa kanilang pinaglalaban yon. Tama ba ako, mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Always remember, this came from my mouth. Congressman Martin Romualdez is the House Speaker ng Kamara. No matter what happened, congressman pa rin si Raul Manuel at si Franz Castro na hinihimutok ng mga to. Mga kababayan ko, hanggat hindi nyo na po proven at hindi ko pinagtatanggol yung dalawa na yan, pero sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, based on the law, respetuhin pa rin natin sila sa batas bilang kongresista. At kung sila mapatunayan na sangkot sila at kasapi ng CPP, NPA, NDF at kasama sila na nagre-recruit, mga kababayan ko, mananagot sila sa batas. Yan ang sinasabi ko. Hindi nagkakanlong si Martin Romualdez. Matagal na ang makabayan black sa Kamara. Tandaan ninyo, bakit hindi nyo ginanyan si Alvarez? Di ba, panahon ni Digong, andyan na makabayan black. Ba't hindi nyo i-red tag SMNI? Kasi kaalyado nyo si Alvarez. Simple lang eh. Hindi nyo kaya. Tuloy. Ang laban! Ang kasama! Ang bayan! Pero, hindi man lang tayo maririnig sa telebisyon. Saan tayo maririnig? Dito mismo sa kalsada! Laban! Kasama! Kahit naman marinig kayo sa karsada, kayo yung pumalit sa mga makabayan black ngayon. Kasi sa ginagawa nyo, kayo yung papalit sa makabayan black ngayon, mga kababayan ko. Tama po ba ako, mga kapatid? Diba? Biruin nyo, ayain nyo yung mga miyembro ninyo mag-rally araw-araw dyan.
papagurin nyo yung mga yan. Tuloy natin. Ang mga lahat na nanonood ngayon, dahil milyon-milyon na po ang nanonood via live stream. Uy, wala pa kayong milyon may nanonood sa inyo. Huwag mo nga ako ini-eme, ha? Nanood ako sa inyo kanina, nasa 1,000 lang ang nanonood sa inyo. Hindi po milyon. Walang milyon. Baka minions, mga kababayan. Tuloy. Hindi lang sa Pilipinas, kasama natin ang mga OFW! Yeah! Alien! Oh, sabi dito, napahaba na yung kwentuhan natin. Sabi ni Chupaing, kabit, anong gagawin ng congressman para partihin natin na kabit sila talaga? Kailangan part... Bahala ka dyan, Chupaing! Ano yung sinasabi mo? Tuloy natin. At alam natin na ang tanging SM lang ang nagbigay sa kanila ng boses! Eh, hindi lang naman kayo. Hindi lang... Alam mo, asyong tutuusin na. O kung tutuusin, let's clarify this issue. Sino ang may pinakamalaking naiambag sa kampanya during the campaign? Gusto ko subscriber ang sumagot. Sino? Tanungin ko po kayo. Tanungin ko po kayo, mga kababayan ko, before the SMNI come, during the debate, mga kababayan ko, sino ang may pinakamalaking ginampanan sa social media pagdating nung kampanya? And PBBM knows it. Alam ni Pangulo kung sino yung nagbigay sa kanya ng importansya at naging boses niya during the campaign. Binubugbog si Pangulong Marcos. Binubugbog si Pangulong Marcos ng fake news sa social media. Sino ang nagde-debunk? Sino ang lumalaban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung magsusumbatan tayo dito, mga kababayan ko. Kung magsusumbatan tayo, mga kababayan, Ma'am Lori Manawag, correct. Diba? Sino ang nagde-defend? Sino ang lumalaban sa fake news? Si SMNI ba? Mga kababayan ko, si S, tanungin ko po kayo, sino ang lumalaban during the campaign for President Bongbong Marcos? Si SMNI ba? Nakita nyo ba nag-debunk ng kasinungalingan? Ginawa nyo ba yung ginagawa namin during the campaign? Mga kababayan ko, hindi. Kaya wag nilang isusumbat kay Pangulong Bongbong Marcos yon. Kung kami nga, hindi kami pinasalamatan, pero okay lang. Bakit, mga kababayan ko? Because we don't want na malaman ng tao na sinuportahan namin at sasabihan kami ng troll. Pinotrektahan kami ni Presidente doon. Pero ang tanong ko dito, sasabihin nyo sa social media, ngayon mag-iingay kayo dyan, eh sino ba nagbigay ng ganito, ganito, ganyan? Natural, mga kababayan ko. And I'm proud. We are the bloggers of Filipino bloggers. At talagang alam ni Presidente yan. Diba? Mga kababayan ko, si SMN Hayasan, during the Calle survey, wala. Nilalamon si Pangulong Bongbong Marcos ng mga fake survey ni Lenny, na mataas daw si Lenny, na mataas daw sa ganito. Sinong lumabas? Sinong nagpakapawis? Binakita ba kayong SMN yung nag-Calle survey? Wala. Diba? Humarap sa tao, na ipagdibang sa tao, pinamuka sa tao, na ito yung tama at mali yung mga iniisip nyo. Nandun ba si SMNI? Wala. Partida, kayo nasa telebisyon. Kami nasa social media. Tanungin natin ng tao, saan ba nanonood ngayon ng Pilipino? Nanonood pa ba kayo ng balita sa TV? O baka nanonood na kayo ng balita sa cellphone? Diba? Tuloy natin. At kayo mga kababayan, para iparinig sa gobyerno ang kanilang hinaing, ang kanilang nararamdaman, dahil pilit silang pinagtatahimik, tawagin po natin ang mga anchors ng laban kasama ang bayan. Ayan na! Yeah! Oh, ayan na! Sige, magsama-sama kayo! Tawagin po natin si Ina Mortal at Branco Barranga! Laban kasama ang bayan! Anyway, dyan siya nagtatapos. Yung mga sinabi niya dito, pangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos ng bigas na 20 pesos. Ang sagot dyan, hindi pangako yan, pangarap yan.
Second, mga kababayan, si SM Nailan daw ang nagbigay tinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Mali kayo dyan, mga kababayan. Dahil andyan pa rin po nasa katabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga vloggers that time. Bakit? Paano ko nasabi, mga kababayan ko? Eh kasi may meeting kami noon eh. Isa ako sa pinatawag. Mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ako. Kasama ko yung mga vlogger. Hindi ba kayo nagtataka? Tapos sasabihin nila, ang pinakamalakas daw. Putya, sa lahat, sa interview pa nga lang ni Coach Jarrett, mga kababayan ko eh. Tapol na sila, wipe out na yung mga fake news eh. Mapa-TikTok, mapa-YouTube, ano pa yan? Mga ibang platform pa yan. Kitang-kita si Pangulong Bongbong Marcos. Litaw na litaw ang pangalan. Because bakit? Mga kababayan ko, sino bang totoong sumalag ng mga issues na yan? Mapasang platform pa yan. Content creator. Vlogger. Nung panahon, nung mga panahon nagbinabanatan si PBBM sa survey, sinong gumawa ng paraan? Vlogger. Andyan si Vincent Tabiga at si Ismi. Dahil sa pakikipaglaban nila through Marcoses, pinakita nila yung totoong survey. Nag-isip sila. Tapos, claimant ng SMNI, kayo yung nagbigay, boses, kayo yung nagbigay. Hindi namin kayang gawin yung presidential debate. Doon lang kayo nakilala. Sa presidential debate. At during the presidential debate, no? During the presidential debate, mga kapatid, kayo dyan sa SMNI, mga kapatid, mahal ko kayo. Magkakasama tayo nun. Magkakasama tayo. Mapaluson, Visayas, Mindanao, kahit sa kaduluduluhan ng Pilipinas nung kampanya. Alam namin yung hirap ninyo. Alam namin yung naging sakripisyo rin ninyo. Pero but please, pagdating sa batas, wala tayong lusot. Ano error nyo? Sinabi ko sa inyo, bakit pinasara ng kamera, pinatawan ng suspension? Bakit? The reason? May paglabag kayong ginawa. Kahit kami rin naman, kung may paglabag kami sa batas na ginawa, mas matindi pa yun sa amin, ikukulong kami, sasampahan kami ng libel case. Huwag naman yung ganito, nahahantong tayo. Diba? Nagkasakasama tayo nung kampanya. Pero, nang dahil lang sa hindi masagot nung isa yung pastor ninyo, eh nagkakaganyan po tayo. Don't blame the president. Walang dapat ipagpasalamat sa inyo. Walang dapat iutang na loob si Marcos Jr. sa inyo. Bagkus dapat ay give and take tayo during that time. Yumabong tayo, nagkapangalan tayo because nung kampanya, hindi nyo ako kilala. Hindi nyo ako kilala kung sino ako. Hindi nyo biglang sumulpot si Koy na mula sa Manila Bay. Nakita nyo ako sa kampanya, nakilala nyo ako. Give and take because of Marcos content, Marcos administration. And the SMNI, that time is hindi nyo naman kilala. Ang nakakakilala lang Duterte. During the campaign, nakilala nyo si SMNI with the president and the debate, nakilala ang SMNI, pumutok ang pangalan. That time, mga kababayan ko, give and take tayo. Kinontent mo si Marcos, umangat ang buhay mo. That's it. That's final. Yun lang ang dapat ninyong malaman. Di ba, mga kababayan ko? Mga kapatid, Ma'am Imelda, di kami kasali sa na OFW, FYI. Ewan ko lang yung ibang ipinagtatanggol ninyo, yung mga ninyong ganyan. Di ba? Sa totoo lang eh. Ang dami, magkaiba. Tapatan tayo. Ay, salamat po sa, teka lang. Jack C, hello po sa inyo. Ma'am Jack, thank you for sending stars. Ito lang, mga kababayan ko. Let's talk about this, mga kapatid, no? Pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Ito seryoso ako. Yung laban ng mga OFW, iba labad nyo. Yung laban namin mga vlogger sa social media, mapagrounds, kasama kami. Yung laban ng media, kasama rin sila. Yung laban ng mga OFW, nilalaban nila sa kalsada yung ating Pangulo that time nung kampanya. At pinupush na magandang kahihinatnan ng Pangulong Marcos. Tama?
si SMNI at Vlogger, walang pinagkaiba eh, sa totoo lang. Kasi yung prime time nila, yung shoot nila, nilalabas din nila sa FB, sa YouTube, sa Unity page. Kami naman, mga kababayan ko, nilalabas din namin sa amin mga platform. Meron bang straight rally na kitang-kita lumalabas sa TV na merong ano, Unity? Hindi, chap-chap sa balita. Oh. Diba, mga kababayan? Yan ang pinaka-pinaka dapat ninyong malaman. Hindi tayo basta-basta dito na, ay, nabubudol ng ganito, nabubudol ng ganyan. I know Jason Rubrico, maybe, kapatid, dalayan ng galit mo. Dalayan ng galit mo because you love Pastor Kiboloy so much. And we understand naman. But please, huwag tayong gagawa ng fake news. Fake news peddling is, para sa akin, is napakamali na yan eh. Sa totoo lang. Mga kababayan ko, fake news na fake news yun. Huwag natin baliin ang ating mga sinabing magaganda sa taong bayan. Tayo rin ang mag-aani niyan sa bandang huli. Tatandaan nyo po yan. Change topic tayo. Lahat ng karaban ni PBBM, nasubaybayan ko sa mga vlogger, di ba? Azul Makaray, all for now. And all for... And for all I know, pinag-aagawan si PBBM ng mga network, si PBBM lang ang tumanggi. Sila pinagbigyan. Correct, totoo yan. Azul Makaray. You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko, na ganon ang kanyang sinasabi? You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? Alam mo, ano bakit? Eh kasi ayaw ni PBBM magpa-interview sa TV5 tsaka sa GMA. Gugurgurin siya noon paglalaruan siya. So, pinagkatiwalaan niya ang SMNI, pero SMNI is paid, mga kababayan. Yan, but question kasi silang in-offer. Wow. Diba? It's okay, normal naman yun. Nakapaghanda naman ni lahat ng kandidato sa advance question. Diba, mga kababayan? Oh. Laban! Kasama ang bayan! Oh, eto. May chichika pa ako sa inyo. Eto pa mas malala, mga kababayan ko. Eto pa. Sa pang-ano, pag-usapan natin. Matindi po itong mga revelasyon ng mga OFW natin laban kay Kiboloy. Matindi po yung kanilang mga binitawan. Anak-anang teteng, pera pala ng tapera na nila. Nakaaway na nila. Nakakaawa naman yung mga overseas Filipino worker natin kung ganyan po pala ang nangyayari. Ayon kasi sa balita, mga kababayan ko, ayon kasi sa balita, medyo kinilabutan ako dahil may nasisirang pangalan. At may mga illegal na nangyayari. Ito po, mga kababayan ko, painggan natin. Kung saan na ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pananampalataya, ang mga OFW na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kiboloy umabot daw sa puntong namiki ng charity group, namiki ng kasal, at kinalimutan pati sariling pamilya. Aray ko, yan ang pinakamahirap dyan. Ah, mga kababayan ko, that accusation ay medyo matindi-tindi po, mga kababayan ko. Ay matindi po ito, ha. Matindi po ito, mga kababayan ko, yung akusasyon po na yan. Nameke ng kasal, gumawa ng fake charity group, gumawa ng kung ano-ano. Kung matatandaan natin, mga kababayan ko, putok na putok nga yan kahit sa ibang bansa, kahit sa Japan. Tuloy natin. Masukran tayo ng balita niya, si Mean Los Baños. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Patay ka. baliktarin niyo mga payong ninyo. Mas maraming ibibigay, mas maraming blessing daw, mga kababayan. Abay, matindi po ito, mga kababayan ko, ha. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, mga kapatid. Ako po'y Kristiyano. Pero hindi po sukatan para sa akin ng kung gaano karami ang pera mo, eh mas marami kang blessing. Eh kung mas marami, kung pera pala ang basihan ng mas maraming blessing, eh panalo na ang mga mayayaman. Tuloy.
Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinalim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy. Halaka, totoo ba ito? Patindi ng patindi ha? Yun daw ang itinanim na mga sa mga miyembro daw nito na kapag kayo daw ay nagbigay ng abuluyan ay mas marami daw kayong makukuwang biyaya. Wow! Wow! Matindi! Tuloy! Isiniwalat yan ang mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagdinig ng Senado. Kabilang si Renita Fernandez. Uy, grabe ah. Fernandez, isang Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Mga kababayan ko, OFW, mga kababayan ko ha, OFW. Shoutout kay Go Philippines 2.0, mga buwang mawawala dyan, kay Bulok. Bumanat na nga po si Jaron, wala sa oras. Ayan, no? Ito OFW na to, mga kababayan ko. Isang OFW na taga Hong Kong. May muka, hindi nakatakip, mga kababayan. Ito po yung kanyang storya. Pakinggan natin, ha? Ang taking mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars o higit 41,000 pesos. Kumikita ng 1,000 Singapore dollars o 41 pesos. Itinutulong pa kay Quiboloy. Abay, wala ka nang tinira sa pamilya niyo man, ate. O, tuloy natin storya mo. Pero ang kota niya sa KOJC? Anak ka ng teteng, may kota? Seryoso? May kota? Parang ano ah, parang nagtutugma yung sinabi nung kaibigan ko na dating employee doon. Parang nagtutugma ah. May kota-kota system ah. Tuloy. Times 12 niyan o 12,000 Singapore dollars katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Big time si Kibs! Abay, matindi pala to eh. Big time pala, eh kung monthly, ang dami niyang mga miyembro, mga kababayan ko na worker. Diyos ko, kaya pala nakabili ng jet plane. Shoutout muna ako yung Spam Sweetscape, tapos ilike nyo po itong live stream natin, mga kababayan. Okay? Oh, maraming salamat sa super chat ni Ma'am Mary Ann Bilbat, mga kababayan ko. Thank you! Ayan, maraming salamat Ma'am Mary Ann Bilbat for your super chat. Tuloy natin ang laban. Paka para na lang daw talaga ng mukha. Para lang maabot ang kota. At matagal na naming alam yun! Yung word na paka pala ng mukha, totoo yun. Mga kababayan ko, I remember nung sa Japan, merong sinita na dalawang babae. Mga kababayan ko, ang sabi doon nung isang Japan, Pilipino-Japanese, bakit dito kayo nag-ooningay? Oh, sa mga taga-Japan, sabi dito, bakit dito kayo nag-ooningay, nanghihingi? No? Bakit dito kayo? May passport ba kayo? Ngayon na ganyan at nanglilimos kayo dito. Sa mga Japanese, wala silang kaalam-alam doon sa ano na 'yon, sa may kahon na naka-padlock, tapos may mukha pa ng King ano? Children's of Joy, tapos may mukha ni Quiboloy. Yung mga Japanese naman, sobrang mapagbigay. O bigay lang dito, bigay lang doon. One time, yung dalawang babae dun sa Japan, nilapitan yung Pilipino, sinita ngayon sila. Sabi nga noon, Pilipina, o na Pilipino, o nakakahiya kayo, dito pa kayo, mga Pilipino kayo, dito pa kayo nag-ooningay. O naaalala niyo yun? Yun yung sinasabi rin dito at nangyayari dito, pakapalan ng muka. Because sabi ng pangako daw, di umano, ay times 12 daw, giginhawa ang buhay. So, ang pagginhawa pala ng buhay ngayon, nakasalalay sa perang ibibigay mo sa simbahan. Abay, matindi po ito, mga kababayan ko, ha? Dahil kung paramihan lang ng pera ang labanan para guminhawa ang buhay mo maging times 12, ay anak ng teteng, eh, may mga mayayaman, may advantage na yan kasi mas maraming pera yon. Budol. Tuloy! Matupad daw ang pangako sa kanila ni Pastor Quiboloy. Dumating pa sa puntong pati bahay ni Fernandez na wala na sa kanya. Oh my God, nagbenta pa ng bahay tong OFW para ano ha? Para may pang-abuloy. Tuloy. The more advice you would give, the more blessings you would get. So, because of that, I lost my house because hindi na ako makabayad na actual bahay ng mortgage and everything. And I owe a lot. Because
And there is what we'll be giving. Party po kami ng month of blessings. Uy, magiging party para sila ng month of blessings. Ano kaya itong ginagawa ni Pastor K. Bauloy sa parte ng month of blessings? Antindi ah, tuloy natin. Ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Makukuha, ang tawag nila kay K. Bauloy is Father. Hindi ko ma-imagine eh. Dalawa naglalaro sa isip ko eh. 12% income na ibibigay ng monthly ni Father. So, Godfather, bababa sa mundo, magbibigay ng pera kay Kiboloy, aabot niya ba dun sa mga tao? O ang tinatawag nilang father, tatay, ay si Kiboloy? Diba? Tuloy nyo lang ha. Kung tama pagkakaintindi ko. Tuloy natin to. And there is what we'll be giving. Pag magiging party po kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10. Makukuha from the Father. 10 years of blessings. Spiritually, physically, including the 7 generations of our families. May bayad na pala ang spiritual. Kaya nagagalit si Riz Ontivero sa'yo eh. Hindi, no offense to, Pastor. Pastor, no open. No open to, Pastor, ha? No open, no open. Please, no open. Kaya nagagalit si Sirito Riz Ontiveros, eh. Mga kapabayan, eh. Bakit, mga kapatid? Biruin nyo. Yung spiritual, ito, sabi niya dito, ha? Oh. And po, ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Heavy, bigger blessing. Tapos, spiritually, physically, including the 7 generations of our Father. Physically, mentally, physically. Ibig sabihin ito, bayad pala ang pagpupuri ni Kiboloy sa inyo? Grabe. Eh, ngayon, mga kababayan ko, kung nagsasalita tong testigo sa Senado, ibig sabihin ito, yung mga nagrarally sa Bonifacio ngayon, ibig sabihin nun, mga kababayan ko, mentally, physically, mga kababayan ko, from the Father, mga kababayan ko, from Kiboloy, ay magiging generation hanggang sa 7 generation nila. Yon ang bayad ng kanilang mga abuloy. Ang mga abuloy yan, mga kababayan ko. Kailan pa nasabi sa Biblia, mga kababayan ko, na kailan pa nasabi sa Biblia na mabibili mo o mabibili mo ng iyong mga abuloy ang spiritually, mentally, peaceful mind, peace mind, yung mga sinasabi ito, yung peace, kapayapaan ng iyong pag-iisip sa Tagalog. Kailan pa nasabi sa Biblia yon? Walang nasasabi sa Biblia na nabibili yon. Ano kailangan mong gawin? Sumampalataya ka, hindi mo kailangan magbigay ng pera. Based on the Bible, the 10% of your income ay dapat napupunta sa simbahan. Mga kababayan ko, subalit sa Old Testament yon. Sa New Testament, mga kababayan ko, mga kapatid, kung ano lang ang kaya mong itulong. Tama ba ako? Mga kapatid, correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko, hindi sinasabi doon na kailangan may kota-kota system. Wala pong ganun, mga kababayan ko. Kasi kung totoo man yan, bintang ni ate, na totoo merong kota-kota system, ay magtaka po kayo doon. Tuloy. Families. Sabi ko niyan ng ganyan. Kaya po, ginagawa po namin ang lahat. Dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa punto, pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ayun ang problema dun, mga kababayan ko. Ayan, may mali na dyan. Kasi kung totoo man yan, na pinutol nila ang koneksyon nila sa pamilya nila, walang relihiyon kasi na nagsasabing kalimutan mo ang pamilya mo para sa relihiyon. Lagi mo tatandaan to, yung mga OFW yung nakikinig sa akin dito, mga overseas Filipino worker. Kung kayo magagalit sa akin sa sasabihin ko ngayon, abay mag-isip-isip kayo. Kung kayo ay parehas ito, nang dahil lang sa relihiyon, nagtatalo-talo kayo, tatandaan nyo to. Kahit anong relihiyon pa yan, walang nagsasabi na maghiwa-hiwalay kayong pamilya. Dahil ang relihiyon ay nagbubuklod ng isang pamilya. Kung si Jesus nga sa Last Supper, pinagbuklod-buklod niya mga disipulo niya as a one family at sabay silang kumain ng tinapay at ng kupita, mga kababayan ko, para gunitain ang huling araw ni Jesus because they are family. Ang si Kiboloy pa kaya gustuin pa niya na
gustuin pa niya na maghiwa-hiwalay ang pamilya para lang sa simbahan. X yun. Utos din daw yan ng pastor. Sinasabi nila, kung sasagutin niyo ang pamilya na nanghingi at tumatawag, because the real family is the kingdom of me. Ayan ang mahirap doon. Ano bidura mo, Chupaeng? Oh, buti pa si Kibolo, si CPNP, kaya naman mabuting galit. Ako, umuawain yan, Chupaeng. Hayaan nyo lang siya dyan. Tuloy natin. Iba dito, wala lang, wala nila sila ko. Hindi na yung sinasundot yung mga tao mo, mga family. Kasi wala silang karang. They only give it all. They don't even own their time. They don't even own their... Ano din siya? Gaya ni Fernandez, meron din daw kota ang dati ring membro ng KOJC na tumistigo sa pagdinig na si Dindo Makiling. Ito, matindi yung revelation nito ha, ni Dindo Makini, mga kababayan ko. To be honest, nakakagulat po yung sinasabi niya ha. Oh, sa totoo lang, nakakagulat ito. Kasi dito sa Canada, dito tuloy sa Canada, baka malaman pa. Sa Canada, mga kababayan ko, ay meron pong mga revelasyon na nangyayari. Abay, matindi po yung binulgar ng dating miyembro na to, mga kababayan ko. Painggan natin. Nagtatrabaho siya sa Canada. Gabi-gabi raw silang nakakalikom ng 165,000 pesos mula sa mga malls at superstores para kay Kibuloy. Grabe, ang laki o 165,000 pesos per night, mga kababayan. Ganong kalakas magbigay yung mga foreigner, mga Canadian, para lang makatulong, mga kababayan ko. Imagine nyo, 165 pesos. 165,000 pesos. Gabi-gabi sa mga mall na panghihingi lang nila, mga kababayan ko. Extortion to. Tuloy. Gagamitin daw ang pera sa Children's Joy Foundation. Children's Joy Foundation. Okay naman, kasi nakakita naman ako ng mga working ng Children's Joy Foundation. Nagpapakain naman talaga sila. Nakikita ko naman yon. Pero hindi ko lang alam sa mga iba. Okay? Na isang charitable organization na binuo ng pastor. Kunwaring para sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas ang malilikom na donasyon. Pero ang totoo, para raw ito sa panggasolina ng jet ni Kibuloy. Ano? Panggasolina? Yung 165,000 pesos na nalilikom ng mga worker ni Kiboloy sa Canada sa isang sa mga mall, ay ang sabi dito, mga kababayan ko, ay pinanggagasolina lang daw sa jet plane ni Kiboloy. Ito ay tentative pa, mga kababayan, because we don't have evidence. Mga kababayan ko, accusement pa lang to. Tingnan natin paano nalaman. Isinasakay rin daw sa jet ni Kibuloy ang malakihang transaksyon. Dito na kinwestiyon ni Makiling ang layuni ng Kingdom of Jesus Christ. Abay, matindi pala to. May jet plane dun, isasakay yung pera. Mga kababayan ko, dun pala, yun ang matindi. Kaya pala siya nakasuhan sa Hawaii ng dollar smuggling. $355,000 dadalhin sa Pilipinas. Kaya pala siya kinasuhan. Mga kababayan ko, tuloy natin. Lalo pang lumala ang duda niya nang sapilitan siyang ipakasal sa isa nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Ayan ang mali, mga kababayan ko. Ayan ang mali. Diba? Ayan ang pinakamali. Kung totoong nakasal to, kasi siya nagsasabi, mga kababayan ko, pinakasal siya sa isang member. Mga kababayan ko, para hindi mapaalis sa Canada, ay may mali po talaga dyan. Di ba, mga kababayan ko, tuloy? Nagpakasal ko ako sa isang worker na mawawala na po ng visa. Oh. Para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So, ngayon po, dahil lang po ako'y talaga naturuan din sumunod po ako. Pakasal. Eh, bakit ka nagpakasal kung di mo naman mahal? Kuya, gusto mo rin eh. Diba? Oo. Pag alam mo mali, dapat umalis ka na, hindi ka na nagpakasal. Diba? Inusto mo rin. Mamaya, sexy rin yung member. Kumbaga, backup singer ni Kiboloy sa likod. Diba? Mga ganun. Charis lang ha. Okay lang yan, kuya. Mukha naman na type mo rin naman yung girl. Tuloy. Meron po kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom. Ay, ang dami. Kulang 100 na nangyari. Pasok Kibuloy na Port Peking. Dito lang po sa Canada. Pineki.
Ang mga kaso ni Fernandez at Makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Aray ko. Ayan ang pinakamabigat doon, pastor. 'Di ba? Eh doon lang eh. Alam mo ba ang kasal ay sagrado, mga kababayan ko. Sa napakasagrado ng kasal. Hindi po biro eh ang kasal. Kasi pag nagpakasal ka, pag yung minahal mo na minahal ka ay pagpakasal kayo, mga kababayan ko, lifetime na yan, hindi na yan mawawala, mga kababayan ko. Commitment na yan. Kaya kung ang isang pastor ay hinayaan niya yung mga miyembro niya na mag-commit ng isang pagkakasala, ay magtaka po kayo. Ay matindi po yun, mga kababayan ko. Dahil sabi ko nga po sa inyo, sagrado ang kasal, yan po ay pinagkakaloob at basbas ng ating Diyos at hindi po dapat ginagawang peke o fraud, mga kababayan ko, para lang magkaroon ng visa, mga kababayan. Except kung kayo, eh, pagtatagpuin kayo, ihaharap kayo sa dambana, tapos magpipirmahan kayo, fixed marriage ang gagawin, eh, pagtataksil po yun, lalo na't alagad kayo ng simbahan. Mga kababayan ko, ano bang merong Diyos ang meron tayo dito? Eh, baka mamaya, kahit ang Diyos, hindi pumayag sa fixed marriage, mga kababayan ko, eh. Same-sex marriage niya, ang hirap tanggapin kay Pastor Kibuloy. Pwede yan. Oh, fraud, wedding, fraud, marriage, fixed marriage. Kawawa. Kawawang mga miyembro ito. Sana ay nagigising sila. Well, ako inaantay ko lang talaga magsalita yung isang miyembro niya na kilala ko. Dahil yon, ang daming alam nun. Kasi pag sa akin nang galing, kwento pa rin yon, wala pa magpapatotoo. Pero yung dating miyembro niyan, mga kababayan ko, napakaraming alam nun. Mga kababayan, kaya napakaraming pa, pwedeng pasabugin yung tao na yon. Pero nananahimik eh. Hindi ko pinakikalam at hindi ko inaano. Dahil syempre kailangan respetuhin natin yung kanyang pamilya. Mga kababayan ko, lalong-lalo na lumalagay sa tahimik na buhay yung isang tao na yon. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa tao na yon dahil marami siyang naikwento sa akin na yung mga naikikwento niya noon pa man ay nangyayari ngayon. At yung mga tama noon, mga mali noon na ginagawa ng simbahan ni Kibuloy ay naikwento niya na nga po sa akin at nailabas ngayon sa media. Kaya ako naniniwala ako na merong problema dito, mga kababayan ko. Merong mali dito. Mga kapatid, yun lang po ang gusto kong ipaalam po sa taong bayan. Kaya po, mga kababayan ko, maging mapanuri po tayo. Maging tignan natin ang bawat sistema at story nito. Dahil kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi naman po pwedeng magsinungaling yung mga unang lumabas at mga tumiwalag kesa sa mga isyong nauungkat ngayon. Di ba, mga kababayan ko? Sagrado talaga ang kasal dahil si Jesus ay ang unang nagpakita niya ng miracle blessing, yung 6 na tanyag na tubig ginawa niyang alak, di ba? Beam vlog, correct ka diyan. Yung alak ginawa, yung tubig ginawa niyang red wine. Para dumalo sa mirakulo ng kasal. Di ba? Sabi pa dito, hindi talaga sila marunong magpatas ng batas, alam mo sa akin lang naman mga kababayan ko, ito lang eh no. Kaya simple lang. Alam mo kaysa nagrarally sila diyan, kaysa nagpupuputak sila sa social media, nagpupuputak sila diyan. Simple lang naman ito. Mga kababayan ko, simple lang naman. Ang gusto ng Senado, humarap si Kibuloy, pasinungalingan niya, depensahan niya ang sarili niya patungkol doon sa mga pinupukol sa kanya ng mga nagbibintang kay Kibuloy na may ginawa daw siyang mali. Mga kababayan ko, quote and quote, mali. Mga kababayan, pabulaanan niya. Mga kababayan ko, hindi na natin kailangan idaan sa rally, sabihin na may gustong pumaslang sa kanya, sabihin na ano. Kung tutuusin mga kababayan ko, yung usapin patungkol doon sa child abuse at human trafficking at dollar smuggling. Mga kababayan ko, kung titignan ninyo mga kapatid, during the time of PRRD pa yon, hindi pa si Presidente yon. Mga kababayan ko, wala pang kinalaman si Presidente Bongbong Marcos doon at hindi siya kasangkot doon.
dahil ordinaryong Pilipino lang si Marcos Jr. that time at si Presidente Duterte ang presidente nun nakaalyado niya. Tama? Nung kinasuhan siya sa Hawaii, sa Amerika. Maliwanag naman para sa sikat ng araw yung mga kapatid. Anong nangyari? Mga kababayan ko, bakit? Bakit ngayon tila po ba? Tila po ba, mga kababayan ko? Tila po ba nagbabago ang ihip ng hangin? Ayaw harapin ni Miss ni Pastor Kiboloy yung mga akusasyon na yan. Titingin niyo, mga kababayan ko, kayo po sumagot sa akin. Bakit ayaw niya harapin? Mga kababayan ko, silence means guilty para sa akin. Ang hindi mo pagharap dyan ay isa kang guilty. Kung sa Davao nga na ipanalo mo yung issue ng child abuse at yung RAPE. Diba? Yung RAPE na ipanalo mo sa Davao. So kung tatama ka doon, maipapanalo mo rin sarili mo dito. Diba? Kung mali ba yung mga akusasyon na panghihingi ninyo at sinasakay nyo sa jet plane, sa private jet plane, yung pera dinadala nyo dito sa Maynila. Diba? Dinadala nyo sa Pilipinas, pinapasok nyo na pera dito sa Pilipinas, yung smuggling. Kung mali ba yan, patunayan ninyo. Diba? Mga kababayan ko, kasi si Kiboloy, hinahanap nyo yun ng FBI. Federal Bureau of Investigation. Diba? Isa pa, you are appointed son of God. Pag-aari mo ang kaluluwa ng ang mga tao sa mundo. Bakit hindi mo sabihin kay Almighty Father na hipuin ang mga puso nito na patigilin si Risa Hontivero sa kanyang pagbanat sa iyo? Kung nasa tama ka at ikaw ang talagang nasa tama dahil kampi mo si Almighty Father, hindi mananaig si Hontiveros. Kahit pumarap ka doon. Because your claim, you are appointed son of God, nakatumbas ni Jesus. Tama? Kung ganoon naman pala, ikaw ang kakampihan ng katotohanan. Dahil ang katotohanan at ang batas ay tanging Diyos. Kahit sa natin pagbalibalik ta rin, ikaw lang yung appointed son na nakita ko na nagtatago sa paglilitis. Kung si Jesus nga napako sa krus, hinarap niya ang litis ng mga Romano, tinalo, hinagupit ng mga latigo, halos mga kababayan ko, na matanggalan ng laman si Jesus, mga kababayan ko. Basta harapin niya dahil nasa tama siya. Because ang sabi niya, kanyang buhay ang kapalit ng kasalanan ng mga taong bayan, but hindi ng mga tao. Ikaw din, di ba? You are claiming that you are son of God, that the Christ in you ay iisa. Sabi mo sa TV show mo, sa channel mo, the Father came from me. Ako ay siya, siya ay ako. Di ba? Naalala niyo yun? Ang Panginoon daw ay nagsabi sa kanya na siya daw ay ang Panginoon at ang Panginoon daw ay si Kiboloy. Mga kababayan ko, it's very loud and clear. Di ba? Son of God. And that's the order of Almighty Father with the Pastor Kiboloy. Now you understand, mga kababayan ko. Tuloy natin. Nagbabalita mula sa frontline, may ang Los Baños, News 5. Thank you very much for News 5, mga kababayan ko. Ang ganda ng balita nila, mga kababayan ko. Sabi dito ni Mama Sera, kung nasa tama si Kiboloy, wala siyang dapat ikatakot. May sinasabing by ang Bible, the truth will set you free. I like it. Gustong-gusto ko yan, Ma'am Mercedes Dress. The truth will set you free, mga kababayan. Pin natin niya ito. Asa na ba yung pin? Ayan. The truth will set you free. Totoo yan. Parang mapapakanta si Kiboloy ng Parang kuha ko na yung mangyayari kay Kibs dito, mga kababayan ko. Parang kuha ko na. Mapapakanta si Kiboloy ng ganito. Ganito. So many questions. So many questions. Mapapa-side A siya niyan, mga kababayan ko.
Tapos pagkaharap si Ontiveros, baka mapakanta si Kibolo yun dyan. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Parang nakikita ko na pwedeng mangyari ah. Sabi nga sa Bible, magsilabas kayong mga bulaang propeta. E di lumabas na. Nagtago na nga eh. Nagtago na nga eh. Di ba? Yes, wala silang kasalanan si Jesus noon. Pero ito ang may mga akusasyon ngayon. Most wanted ba? Both new modern of Jesus Christ? Mula sa wanted list ng FBI? Dayang-dayang. Ang dayang-dayang. Ang dayang-dayang. That's all. Yung mga subscribers ko medyo sutil din eh. Huwag kayong ganun. Ayo, mga sutil kayo ha. Umayos kayo dyan. Nakikita ko kayo ha. Di siya dapat matakot. Nasa kanya ang Panginoon. Kung nasa tama siya. Eh, paano? Mga kababayan. Kung nasa tama siya, nasa panig niya talaga ang Diyos. Eh, ang problema, pinagbibintangan siya, ayaw niya humarap. Baka may kasalanan to. Umigas nga daw, sabi nga nung testigo eh. Inanong siya ni Ontiveros, ano yung tumigas? Yung ano po, sabi nung ano, Oh, yun daw yung tumigas mga kababayan ko, sabi doon ng testigo. Kaya nagulat yung mga nung nalaman ko yung ano eh, salitang tumigas daw talaga yung ano na yun. Nako mga kababayan ko, kaya medyo nagulat din ako doon. Diba mga kababayan ko? Grabe, diba? Mga kapatid, kaya ingat-ingat ha, sa mga ano natin. O, eto pa, natatawa na si Ben. O, huwag ka tumawa dyan. O, ano yung tumigas? Alam mo ba kung ano yung tumigas na binibintang sa kanya? Tumigas nga daw, sabay pasok nga daw ng ganon. Yun lang. O. Hindi, pero promise, naawa ako dun. O, tol, o, hindi mga kababayan ko. Kasi, babae yun eh. That's too impossible para sa akin na maging emotional siya eh. Kung hindi umiiyak yon mga kababayan ko, hindi ako maniniwala. Pero habang kinikwento niya yun, mga kababayan ko, nanginginig siya sa video. Tapos naiyak-iyak siya. Nangingi pa siya na sabi na pasensya na po kung masasabi ko po ito sa inyo. Medyo maselan po. Nung pumatong daw, tapos tumigas daw, tapos ipinasok daw, wala na daw siya nagawa. Tumigas ang ulo eh. Ito tumigas siguro yung ulo ni ano ni pastor. Ayun. Alam niyo na naging pasaway. 'Di ba? Pero nakakagulat, nakakagimbal yung mga sinabi nung ano na yun, nung ano niya, nung dating miyembro niya. Nakakalungkot, no? Mga kababayan, kasi tumigas nga daw talaga. Naramdaman niya talaga. Pogi ako! Inahabol ako ng mga babae! Kasalanan ko bang payamanin ako ng Diyos? Patay! Iaaya umarap, mga kababayan ko, baka totoo talaga ito bigas. We don't know. That is bintang pa rin, mga kababayan ko. Pero itong isang pag-uusapan natin, totoo. Totoo! Oh, totoo. Yun, bintang pa lang yung sinasabi. Pero itong sunod na pag-uusapan natin, totoo to, mga kababayan ko. Eto, mga kababayan ko. Ka Eric, urong sulong, laban o bawi, parang Willy Rebellion eh. Abay, matindi po ang mga binitawan ni Ka Eric kanina sa rally ng mga taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ. Abay, panoorin natin to, mga kababayan ko. Ang pagtitipo na ito ay hindi pag-aaklas. Ayan, naniliwanag ni Ka Eric ha. Ang pagtitipon daw na ito ay hindi pag-aaklas, mga kababayan.
si Ka Eric, ang sabi niya, ang pagtitipon daw na ito ay hindi pag-aaklas. Eh sabi nga ni Roque, mga kababayan ko eh, itong pagtitipon daw ninyo ay papatalsikin nga daw yung administrasyon ni Pangulo. Patatalsikin daw si PBBM. Abay, matindi po yun mga kababayan ko kung gano'n na nangyayari. Patatalsikin nga daw po eh. Tapos sasabihin ni Ka Eric ngayon, hindi po pag-aaklas. Ay, magkaiba pala yung rally noon kakahapon tsaka yung rally ngayon. Abay, ayos pala ito si Ka Eric talaga. Ano, malupit to. Pakinggan natin. Ang pagtitipon na ito ay hindi pagre-rebelde. Ay, hindi daw pagre-rebelde. Hindi ba pala pagre-rebelde yung sinabi ni Rocky kahapon? Hindi pa pala pagre-rebelde yung sinabi ni Panelo kahapon? Hindi rin ba pagre-rebelde yung mga kwento ni Jay Sonsa? O, tignan natin. Tuloy. Ang pagtitipon na ito ay isang pambansang pagkamulat at isang direktang pahayag ng demokratikong saloobes ng mamamayang Pilipino. Anong parang demokratiko? Di, paano magiging demokratiko? Eh, binabastos nyo yung gobyerno. Paano kayo magiging demokratiko? Ang pagiging demokratiko at paniniil ng karapatan nila, hindi dinadaan sa pagrarally. Alam mo yung ugaling aktivista mo noon, nag manandalin dito ka, Eric. Ano ba yan? Para naman tayong bago nito eh. Nakontempt ka lang sa Senado eh. Bumalik na naman yung pagiging aktivista mo. O ganyan, di ba? Demokratikong pagmumulat. Anong imumulat mo? Imulat na ang taong bayan na nangre-red tag ka. Tuloy. Akala nila tatahimik tayo sa pangurakot nila sa pondo ng bayan. O kala nila tatahimik ang ta... Yan ka na naman sa kurakot. Yan ka na naman sa kurakot. Anong kurakot? Sige. Akala nila hindi natin pupunahin na hindi nila may paliwanag ang bilyon-bilyon na pundo na nilustay nila Latino Montes. 2 bilyon na... O, ayan ka ha. At least may video na naman ha. Pag pinatawag ka na naman sa Senado, tapos pati sa Kongreso, hiniring ka. Hindi-hindi ka. Dahil sa text message, panay-deny ka. Ay nako, wala nang credibility to. Sinungaling sa Kongreso, sinungaling sa Senado, no, sinungaling pa rin sa taong bayan. Anak ka ng teteng, oh. Sa Senado, todo tanggi ka. Ang sabi mo, may nag-text lang sa'yo. Sino nag-text? Si ate. Oh. Tinext ka nang dahil doon, ni news blast mo kagad. Hindi mo muna pinilter. Oh. Ngayon, bakit SMN na yan na pag-initan nang dahil sa inyo? Bakit? Kasi hindi kayo nagpipilter ng salita. Banat kayo ng banat. Alam mo, inobserbahan ko to nung sa ancestral house eh. Kung tama ba yung sinasabi nito. Tinitignan ko siya kung tama yung mga sinasabi niya, kung tama yung mga words na binibitawan niya. Doon sa ancestral house nila, Senator Amy, that time. Tinitignan ko siya. Sabi ko, bakit kaya to ganito? Bakit kaya ano to? Bakit kaya ganito yung birada nito? Bakit kaya banat ng banat to? Ba't parang biglang ano, biglang pro-administration na, leftist to, mga kababayan ko. Kasi mahirap mag-adjust eh, lalong-lalo na. Tapos nagsama pa ng mga kadre. Nagulat ako doon. Diba? Tingnan nyo, kaya naman pala, tingnan nyo, kutas naging anchor ng SMNI ngayon. Laban kasama ang bayan with the Yusek Badoy. Ang nangyari, mga kababayan ko, ang ending sa kanya, hindi siya nagpipiltered kasi eh. Pero kung nagpipiltered to si Ka Eric ng mga balita, bago niya ibinalita, naghahanap muna siya ng right resources, kaya tinitimbang niya muna, ay maganda mga kababayan ko yung laban ng bayan. Tapos yung pagre-red tag niya, dapat nasa tama. Maganda yon mga kababayan ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako against sa red tagging, pero dapat nasa tama. Diba? Nasa tama. Eh ang problema mga kababayan ko, medyo na sobran to si Ka Eric eh. Kasi dun sa SMNI, naging ano niya na eh, naging palatuntunan niya na, naging ano niya na, naging black time niya na yung ano eh, nangre-red tag siya eh. Tuwan-tuwa siya pag nangre-red tag siya eh. Alam ko Ka Eric ang reason mo, parehas tayo na gusto nating wakasan yung paghahari at pagre-recruit ng mga kabataan sa bundok.
kasama nyo kami dyan eh. Kaisa nyo kami dyan. Pero, tanda mo, ang pangre-red tag naman, mga kababayan ko, ilagay mo sa tama. Eh ang problema sa'yo, nire-red tag mo, wala ka na sa lugar. Biruin mo. Biruin mo. Biruin mo. Pinakinggan lang ni Martin Romualdez yung mga makabayan black. Nagalit ka. Nagwala ka. Ginurgur mo si Martin. Nire-red tag mo si Martin Romualdez. Tama ba yun? Anong gusto mo? Sunod-sunuran si Martin Romualdez sa inyo? You forgot. Isa ka lang angkor ng isang TV station. At congressman, house speaker, yung nire-red tag mo. Anong damage ang nagawa mo? Biruin mo. Meron for example, mga kababayan ko, nag-text sa kanya on the spot habang nag-i-ere. Sabi niyang ganun, 2 billion na ganito, ganyan. No? Bas binanggit mo, si Congressman Martin Romualdez, meron 2 billion na ginagastos sa mga trip. O malamay pag-uusapan yun, Tama ba naman yun? Hindi mo ba naman na-filter yung mga pinag-uusapan? Ano pinagkaibo kay Aaron Rojas, kay Jason Mondejar? Ano pinagkaiba mo sa mga anchor ng SMNI? Sa totoo lang ka, Eric. Totoo lang ako ha. Ano pinagkaiba mo doon? Kasi yung tatlo na yun, nakasama ko eh. Nakita ko paano magtrabaho eh. Lalong-lalo na si Aaron Rojas. Bakit ng SMNI? Nagpipilter yun ng kanyang sasabihin. Ire-report niya, babato niya, nasa process. Bakit? Nasa Senate siya naka-assign. Ikaw, may nag-text lang sa'yo na taga-senado, babae. Tapos, anong sabi mo? Binulgar mo kagad. Wala kang codes and ethics, talo ka pa namin? Sila, yung tatlong binanggit kong angkor, naiintindihan ko kung bakit nagwawala yun. Bakit sila naghihimutok sa government. Itong angkor na to, kung bakit naghihimutok to, nagtataka rin ako. Mga kababayan, hindi ka lang mapigilan sa pagre-red tag mo? Nagwala ka na dyan? Diba? Nagwala ka? 2 billion ginagastos ni Congressman Martin. O ngayon, nung pinatawag ka sa Senado, tinanong ka ng mga mambabatas, tinanong ka sa Congress. Mga kababayan ko, tinanong ka, ano tong sinasabi mo dito? Ka-Eric, ito ba yung ganito? Tinanong siya sa Congress eh. Di ba mga kababayan ko, tinanong siya, ginisa siya sa Congress. Na cite and contempt pa to. Di ba, tinanong ka nila doon, ano tong mga ginagawa mo? Totoo ba ito? Totoo ba yung ganyan? Paano mo nasabi? Ayaw mo pa umamin. Di ba, kung hindi ka pa i-contempt, hindi ka pa kukulong sa Kongreso, hindi mo pa sasabihin kinabukasan. Tapos sasabihin mo, mag-hunger strike kayo. Hindi mo pa sasabihin na may nag-text lang sa'yo. Di ba? At hindi mo bin-verify. Ngayon, tinatanong ka, sino yung nag-text? Ayaw mong pangalanan dahil sa senadong babae. Alam namin kung sino yung nag-text. Pero, for our eyes only na lang. Pero I know, for sure, alam ng taong bayan yon. Sino bang babae may galit kay Pangulo? May Martin, di ba? Imaginein mo, nagchismisan na nga lang kayo sa telepono, binulgar mo pa on air, di ba? Dapat hindi ganun, pipilter mo. Kasi kaya sabi siya, kukumpara mo sa SMNI anchor, Jason Mondejar, Aaron Rojas, Jason Rubri, MJ Mondejar, Aaron Rojas, Jason Rubri, kung ihahalin tulad mo si Ka Eric doon, mas may class yung mga binanggit kong tatlong host eh. Unlike dito eh. Ito basura, balahura. Re-red tagin mo yung tao. Natural. Papangit ang imahe nun. Tama, di ba? Okay lang kung i-red tag mo yung talagang mga CPP, NPA, NDF. Yung mga talagang nag-i-recruit. Yung nang i-red tag mo, tama yun. Pinapalakpaan kita dun. Pero yung magre-red tag ka ng isang congressman na wala namang kinalaman dahil kinausap lang at naipag-communicate sa makabayan block, NPA na kagad para sa'yo. Si Martin Romualdez, gito, ganyan. Ibang usapan yan, di ba? You know, both of you are trying to control. Both of you, the host ng Laban Kasamang Bayan, are trying to control the mindset of the Filipino people. Suddenly, hindi ahayaan ng gobyerno yan. Di ba? Ultimo, yung mga walang kamalay-malay, nire-red tag nyo. Hindi po tamang mga re-red tag kayo ng taong inosente. Tandaan nyo, one
thing na dapat ninyong malaman, mga kababayan ko, na katulad niyang kayo ni Red Tag, kayo binanatan, kayo sinabihan ng ganito, nakasapi kayo niyan, ang tingin ng buong taong bayan ay kayo ay terorista na. Yan ang nangyayari. Tapos may lakas ng loob pa kayong mga Red Tag ng tao? Mali yun. Ibang laban yun. Kaya be careful, mga kababayan ko. Hindi basta-basta yon. Tuloy. Of Disyembre, ang travel expenses na hindi nila binuksansi ang libro na malamayagi. Sigurado ako. O ngayon, sigurado ka na ha. Ulitin natin, sigurado na daw siya. Ang libro na malamayagi. Sigurado ako na ang isa sa pinakadahilan kung bakit ipinoto natin at ng mamamayang Pilipinong milyon-milyon si Bongbong Marcos para maging Pangulo kahit ano daw? Pa na siya'y tinatawag na anak ng diktador. Oh, bakit? Ano na naman kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangre-red tag mo? Binabanata mo ng binabanatan. Ano naman? Ano naman kung anak siya ng pinagbibintangan na diktador? Anong meron? Unahan na kita, ang kasalanan ba ng ama ay siyang magiging kasalanan ng anak? At kung may kasalanan nga ba talaga ang ama ay siyang magiging kasalanan din ba ng anak? Abay, yung kasalanan pala ng tatay mo ay kasalanan mo rin. Abay, matindi ka. Malupit to. Wow. Wow. Diba? Tuloy. Sapagkat naniwala ang sambay ng Pilipino na ipagpapatuloy niya ng totoo, seryoso at sinsiro ang mabuti at matino na pamamahala ng nakaraang administrasyon. Ay hindi pagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung ginagawa ng mabuting sinasabi mo? Bakit, mga kababayan ko? Ano-anong gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos? Bibigyan niya rin ba si Sandro Marcos ng 51 billion? Ha? Mag-isip nga kayo, mga kababayan ko. Ito si Ka-Eric, medyo epic fail. We never forget and we remember the issue of the 51 billion pesos na merong kinulimbat ang 1st District ng Davao. Tapos mga kababayan ko, sasabihin nyo sa amin yan? Ipagpapatuloy? Ba't ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yun? That until now, they cannot prove kung saan napunta. Ano gagawin dyan sa anak na si Sandro Marcos? Hahayaan niya rin na kumuha ng 51 billion? Ganun ba yun? Ay, hindi gagawin ng Marcos administration yun. Because sabi mo nga, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Eh wala naman tinuro si Pangulong Ferdinand Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos na maging kurap. O ano ngayon? Ano bang meron noon? Ano bang meron noon na ipagpapatuloy dapat ni PBBM? Ipagpapatuloy ba ni PBBM dapat yung mga nangyaring EJK sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Kailangan ba tutularan ni Bongbong Marcos na maraming na naman mga tao na matutulog sa simenteryo? Baka akala ni Duterte napataas niya ang GDP, maraming nagkatrabaho sa simenteryo. O bakit? Maraming gawa eh, maraming gawa na nicho. Di ba? Baka akala ni Ka-Eric ganun, na ipagpapatuloy ni PBBM yung mga nasimula ni PRRD laban sa mga gustong-gusto ng mga tao. There is a survey ng isang vlogger sa Esplanade. Esplanade o Esplande. Whatsoever. Mga kababayan ko. At sabi doon, pamangkin daw siya ni Duterte. Mas gusto daw nila na tinitegi yung mga drug addict. Mas gusto daw nila yon. Mabawasan daw sa Pilipinas. Tsuhin niya daw si Duterte. Ang tanong ko dito, mga kababayan ko, sa tingin po ba nito, sa panahon ba ni Duterte, for example, kung ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos, according to Ka-Eric, ha, kung ipagpapatuloy po man ni Pangulong Bongbong Marcos yan, kakatayin niya rin ba yung mga ititigi rin ba ni President Bongbong Marcos yung mga small user? Ay, hindi. Oh, what's the achievements of President Bongbong Marcos against war on drugs? Mga kababayan ko, ano dinali ni Presidente? Yung mga nasa bababa? Hindi, yung mga nasa ulo, mga kababayan. Sample, na nadali ng ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung toneto nila dang Jabu.
sa Maynila, naaalala ninyo? Yung nagpanggap na lending corporation, tapos may mga pulis na sangkot? Oh. Naaalala nyo yan? Mga big time ang dinali niya. Hindi niya kailangan parusahan yung mga maliliit. Kasi kung parurusahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga maliliit, marami talaga. Magkukontinuous yung mga, ano, mauubos tayo sa Pilipinas. Diba? Oh, remember, Mayo. Diba? O mga kababayan ko, naaalala nyo yan. Diba? Punta ka dito sa Davao, baka mapudpod ang gulong sa sasakyan mo sa dami ng haba ng kaisda. Kulang pa nga ang 51 billion na hinahanap mo. Diba? Mga kababayan ko, imagine that. Ang daming mga position, ang daming mga pandaming na naghahanap ng katanungan dyan. Pinagpatuloy ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Pinagpatuloy niya. Kaso, iba yung version niya. Big time version, hindi yung small time version. That's the biggest difference between PRRD. Ano pinagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga nabinbin na mga proyekto ni PRRD. O yung Davao, yung Tagum to Davao City Bridge. O baka hindi nyo alam yan. Ongoing yan. Diba? Hindi na kailangan magbangka o magbarko ng mga taga Davao papuntang Samal Island. Ngayon, mga kababayan ko, meron na tayong ano, bridge. Ano pang pinagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga proyekto niya na binibin niya na naiwan na nakabudget. Binudgetan ni PBBM. Tinuloy. Kasalanan pa rin ba ng Marcos administration yun? Kaya nga, napakasinungaling ni Kai Eric dito sa part na to eh. Totoo lang. Dinidemoralize mo lang. Sorry ha. Sorry po my words. Please pardon me, Kai Eric. Dinidemonyo mo yung mga miyembro nyo na magalit sa gobyerno, which is wrong. Tuloy. Kaya siya binoto ng mamamayang Pilipino. Opo! Opo! His people are not going to be happy! His people are not going to be happy! Hindi naman talaga pag-agapi ang taong bayan. Kailan ba ang taong bayan sa Pilipinas? Hindi, let me correct, mga kababayan ko. Kasi nang sumisigaw sila, ang tao ang bayan, hindi pag-agapi. Bakit kailan ba ang taong bayan sa Pilipinas? Tuloy. Overwhelming ka na niyan. Tuloy. Ang ayong balik ng pagkawala ng takot ng mga kriminal at sindikato, ang pamamayagpad ng mga infiltrators ng komunistang grupong CPP-NPA-NDF. O bakit? Di ba CPP-NPA-NDF protector ng droga? Sinabi ni Duterte yan eh. Ang paggamit sa puter at instrumento ng gobyerno para manalasa sa karapatang individual at mamamatayang karapatang konstitusyonal ng mamamayan, kagaya ng pagpapahiya at pagturo sa pagkatao ni Pastor Kibuloy. Ala, ano yun? Labo naman nun. Gobyerno lang pinag-uusapan natin dito, hindi yung kaso ni Kibuloy. Uy, mga nakakan, ano ba to? Asan ba utak nito? 2016, 2018. 2018, may kaso na si Kibuloy sa FBI. Pinasukan si Kibuloy ng FBI. Matagal ng kaso yan. Hindi ngayon lang kaso to. Ngayon lang hinahalukay. Tapos ngayon lang siya hinahalo, hinahabol ng Estados Unidos. Ano paggagamit ng resources? Matagal lang hinahanap yan si Kibuloy. Ngayon lang siya nadidikdik talaga, mga kababayan. Anak ka ng teting, sisisi mo na naman sa Marcos administration ngayon. Eh kahit sino man presidente umupo dito, papakiusapan din ng FBI tong Kongreso, Senado natin, nahalukayin talaga to. Kaya nga ayaw ni Duterte sa Amerika eh. Napansin nyo? Ayaw ni Duterte sa Amerika, gusto nyo sa China. Tuloy. At paglapastangan sa SMNI ay palatandaan na may sakit ang uri ng pamunuan ng gobyerno ito. Parang ikaw atay may sakit niyan ka, Eric. Ewan ko, sakit mo na ata magsinungaling eh. Para kasi Glenchong, si Glenchong, ang sakit ni Glenchong,
Smartmatic. Ganun ang bukang-bunga nga eh. Sakit pa yun eh. Paulit-ulit na Smartmatic ang pinag-uusapan. Behavior problem yun. Ito naman puro eh, red tag, MPA, MPA. Kaya delikado lumabas sa television to. Ito mo, kawawa tuloy mga kaibigan naming anchor. Kayo lang, alam mo sa totoo lang ha? Sa totoo lang. Walang problema sa SMA na yung anchors eh. Mga katot, mga kababayan ko, walang problema eh. Dahil lang talaga dito mga kababayan. Simula nun ng red tag doon na ng red tag, ang nangyari mga kababayan ko, ayun, sumablay. Sumablay ang SMNI. Alam mo, pinagkakatiwalaan namin ng SMNI pagdating kala Jason Rubrico, kala MJ Mondejar, kala Aaron Rojas. Pag nagbabalita yung mga yan, promise, alam nyo kung paano namin sinuportahan ng SMNI. I have no doubt sa mga kaibigan natin na yan. Pero dito sa anchor ninyo na to, sa totoo lang, dito kayo nasira eh. Kung hindi ng red tag to at hindi nagsalin hindi uminit yung usapan tungkol ni Pastor Kiboloy at ni Pangulong Duterte, tandaan ninyo mga kababayan ko, wala sanang hahalukay sa problema nila. 'Di ba mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Ito ang starter ng gulo mga kababayan ko kung bakit si Pastor Kiboloy naiipit ng ganyan at pa si Pangulong Duterte. Kanino nag-umpisa ang away? Sa pangre-red tag nito, mga kababayan ko, itong starter ng gulo ng kamera. Kaya nung binakbakan ng kamera, syempre, re-rebat yung magkaibigan, ipagtatanggol ang ahensya nila, yung kanilang TV station, nagsalita si Duterte, pati na rin si Pastor Kiboloy. Ang ending, itong kamera, hinalukay sila. Pag halukay sa kanila, may nakitang butas, ayun, sabog. Pero kung ito, hindi nag-red tag, hindi niya ni-red tag si Congressman Martin Romualdez, hindi babawian to ng mga congressmans. Kaya siya tinamaan ng tinamaan kasi gusto, kung hindi niya mapapatahimik to, patatahimikin namin yan. Ayan na, patatahimikin namin yan, television nyo. O ngayon, mga kababayan ko, tama ako, di ba? Ngayon, napuan yung punto ko. Hello, Tita Lily Ragasa. Nakuha niyo yung point of view ko? Sino ang starter ng gulo ng SMNI? Ito. Si Badoy ba? Hindi. Pinatulan siya ng Kongreso because dahil doon sa 2 billion expenses na sinasabi niya. Hindi ka ba naman sa kalahating ano eh. Alam mo ha, ikaw ang pinagmulan ng gulo. Until now, ikaw pa rin ang starter ng gulo. Kung hindi ito nag-starter, walang hahalukay kay Kiboloy. Walang hahalukay kay sa mga issue nila. Walang hahalukayin na kaso niya sa Amerika. Hindi mangungulit ang FBI. Mga kababayan ko, hindi magkakawatak-watak ang samahan ng mga Duterte. Kung hindi ka nang himasok ng ganyan. Ayos na eh, si Sara tsaka si Martin eh. Umepal ka pa eh. Oh, nasa pag-epal mo, dahil kaalyado mo si Digong, pinagtanggol ka. Ano nangyari dun sa matanda? O muntik-munti ka na rin sa ICC, di ba? Sabi ko sa inyo, ang gobyerno, hindi nyo mapapataob yan. Tandaan nyo to, kahit magpapalit-palit pa tayo ng presidente, meron pa rin gobyerno. Hindi nawawala yan, mga kababayan. Kahit si matang mawala man si Pangulong Marcos dyan, may gobyerno pa rin yan. Di ba? Sino ba to? Dating rebelde, nagbalik gobyerno, nilabanan ulit ang gobyerno. Eh, pasensya ka na ka, Erica. Ilang beses na tayo nagmi-meet sa Nike. Pero totoo lang ako sa sinasabi ko. Alam mo, naaawa ako sa mga kaibigan namin sa SMNI. Kasi malapit sa amin yun eh. So totoo lang. Ito, totoo to ha. Hindi ko gustong idebang si Jason Rubrico kanina eh. Pero sobre. Diba? Kaibigan natin yan, nakakasama namin yan, parehas kami ng hawak niyang gimbal. Anak ng teting ang pinagmulan ng away dahil lang dito, buong SMNI nga na ano ngayon, alanganin. Diba? Kita nyo, ang SMNI noon, nagsasabi ng katotohanan, lumalaban ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Simula noon nagkaroon ng away, naghanap ng butas ng mga Marcos na dinedebank namin noon na pinasisinungalingan namin, ang ending kami magkakalaban. Nandahil sa ano? Sa pangre-red tag nito. O ano nangyari? May nakinabang ba?
mga kababayan ko. Ano ngayon? Tawa ngayon ang tawa mga taga-suporta ng ABS-CBN. Dati, yung sila pinasasara. Nandaya sa stop, stop, stop. Ano, mga kababayan ko, nandaya sa ganun. Ano nangyari? Diba? Dati ganun, binabalita pa natin. Eh ngayon, ang nangyayari ngayon, mga kababayan ko, kayo ang pinasasara, kayo ngayon ang nag-iingay, kayo ngayon ang pinakamalaking problema. Ngayon, tawa ngayon ang tawa si Vice Ganda niya. Noon kami pasasara, ba't ngayon tumigil ang SMNI? O, di ba? Karma is digital. Mga kababayan ko, kaya I just want to say, mga kababayan, hindi lahat ng pagkakataon. Okay? Hindi lahat. Be careful. Kung ano mga sinasabi nyo, babalik sa inyo yan. Mga kababayan ko, nalulungkot ako because kaibigan natin yung mga ibang host dun. Kaibigan natin yung mga reporter dun, mga cameraman, drone operator. Kasi bakit? Nagkaroon kami ng mga banding na mga yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Nasasaktan lang ako ng dahil lang sa tao na to, itong starter ng gulo. Ang lahat ng yan. Ang laki mong sablay ka, Eric. Sorry to say. Hindi ko gustong upakan yung mga o banatan yung mga ano na yan. Dinibang ko lang. Pero ito, sablay ka, Eric. Ikaw gumawa ng gulo, ang laki-laking gulong ginawa mo. Imbis namin katuwang kami, imbis namin kasama kami dito media na maaasahan namin, masusumbungan namin. Wala, ngayon, bakit? Nandaya sa pakikialam mo, sa pangre-red tag mo, dyan sa kabaliwan mo, ano nangyari? Diba? Pati buong SMNI, sarad, ano, napasara. Red tag pamur. Musisa! Amo, ang daming tao. Hindi ka ba naawa sa mga yan, ka Eric? Binubulag mo ng ganyan? Musisa! Ang ating asawa at mga anak, at habang siya'y namamahala at naliligalig ang aking pinakamamahal na asawa, habang ako'y sa entablado, dahil pwede akong mamatay, patayin o ikulong, at walang katiyakang makakabalik pa kung muli sa kanila, ang sabi ko sa kanila. Wala aming pake. Ito ang tamang dapat gawin, at kung hindi natin gagawin ito, lalalim at lalawak ang problema ng palumbalik ng isang inutil at bulok. Inutil? At bulok na gobyerno? Yung boss mo ayaw sa People's Initiative, ayaw sa charter change. Eh bulok na nga itong gobyerno natin eh. Di ba? Bakit nagiging bulok at tawag nitong mga to sa gobyerno natin? Tanungin ko nga ah. Di ba? Bakit bulok ang tawag nyo sa gobyerno natin? You know what's the reason kung bakit bulok ang tawag ng mga to, mga kababayan ko? Because they know the truth. Bulok yung constitution natin, kaya bulok ang gobyerno, tawag ang tawag nila. O ngayon, pinapaltan ni Pangulong Bongbong Marcos ang constitution natin para hindi tayo maging ano, bulok. Because ayaw humanay ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niyang dalin yung ayaw niyang dalin yung bar. For example, there is a may malawak na karagatan at meron dalawang daan, isang pakaliwa, isang pakanan, mga kababayan ko. Yung pakanan papunta sa tuwid na daan. Yung pakaliwa, mga kababayan ko, papunta sa maayos na papupapatutunguhan. Sigsag man, pero paangat tayo. Yung tuwid na daan, diretso lang, pero walang paangat. Yung sigsag na daan, malabito ka ng manok ng Bicol. Paangat. Mga kababayan, ayaw dalhin ni Pangulong Bongbong Marcos dun sa tuwid na daan kasi yung tuwid na daan na yon, mga kababayan ko, ay walang pag-unlad. Walang pagbabago. Puro pahirap, pagpapayaman sa mga mayayaman. Yun ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos habang pinapatakbo niya isang barko. At nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaliwa ang isang maayos na daan. Ngunit matarikman pero may pag-unlad at nakikitang may progreso ang Pilipino. Ang ibig ko lang sabihin sa aking analogy, mga kababayan ko, hindi bibit-bitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang taong bayan. Saan?
sa pali at bulok na sistema ng 1987's Constitution. Kaya malalakas magsalita tong sila ka Eric ngayon na magsabi ngayon na bulok ang sistema ng Pilipinas, bulok ang ganito. Alam nyo ang katotohanan na bulok talaga ang sistema dahil bulok din ang Constitution natin. Biruin nyo, economical provision, pahirap pa sa taong bayan, paano tayo uunlad? E di bulok! Oh, tama ba ako? O, bigyan ko pa kayo ng ideya, mga kababayan ko. Bakit nagrarally yung mga aktivista? Yung mga akbayan, makabayan, anakbayan, nakpawis, kabataan party list, bakit nagrarally ang mga yan? Sinasabihan nilang bulok ang sistema ng Pilipinas. Because of the 1987's Constitution, nagawa rin ng mga dilawan na dati nilang kaalyado na gusto na rin nilang palitan at kumawala sa sistemang bulok. Kaya nakikipag-alyado ang mga makabayan, kay Congressman Martin Romualdez. At dumidikit sila doon ngayon dahil gusto nila yung gustong mangyari ni Congressman Martin Romualdez na pumapabor sa kanilang ideolohiya na palitan ng 1987's Constitution. Tapos na ako, ka-Eric. Ikaw, anong sasabihin mo? Daan na nanunumbalik na muli ang isang gobyerno na walang pakialam sa kabutihan ng mamamayan! Kwento mo sa pagong! Nanunumbalik na daw ang gobyerno na wala daw pakialam sa mga mamamayan. For example, this is true? Totoo ba ito, mga kababayan ko? Totoo ba ito? Nanunumbalik daw po ang gobyerno na wala daw pong pakialam. Totoo ba ito? O may pawang kasinungalingan? Ang sagot, mga kababayan ko, ito. Senior citizen, 2.9 billion. Billion. Ayan, 2.9 billion sa mga senior citizen na pondo. Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya naipasa natin. Senior citizen, centenarian bill. Pag umabot ang mga lola at nanay natin, at kayo ay umabot ang mga lola natin sa 100 years old, ay makakatanggap sila ng 100,000. Pero ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaaga niya. Pinaaga niya. Walang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos, no? Example lang to. Walang pakialam si PBBM. Bakit? Eh wala siyang pakialam. Pag dati, 100 lang nakakakuha ng 100,000. Eh ngayon, yung 80 years old, meron ka ng 8,000 pesos. Yung 90 years old, meron ka ng 10,000 pesos monthly. Yung 100 years old, meron ka ng 100,000. O idagdag pa natin yung nagagawa ngayon ni Attorney Larry Gadon. Mga kababayan ko, yung Nutriban sa mga eskwelahan, bukas na sa Friday, nasa Malabong kape. Idagdag na natin yun. Mga kababayan ko, hindi umuunlad ang Pilipinas, di ba? bakit nung panahon ni PRRD? O di ba, todo puri ka ng PRRD. O bakit nung panahon ni PRRD, bagsak ang GDP natin? Mataas din ang bilihin. Di ba? Mataas din ang bilihin. Nung panahon ni PRRD, tumaas din ang unemployment rate. Wala pang pandemic. O ano, nung naupo si Marcos Jr., tumaas ang employment rate natin. Tumaas din ang GDP natin. Fastest economic country tayo. Naungusan pa natin ng China sa Asia. O ano to? Walang pakialam si PBBM. Ka-Eric, pangkali ka lang. Pangkali ka lang. Kahit magtapat tayong dalawa, ang knowledge mo pang aktivista, pag pinagtapat pa tayong dalawa, mas matalino pa ako sa pag pinag-usapan natin yung mabigat na problema ng bayan. Hindi ako mananalo sa'yo sa pagiging aktivista. Parehas lang tayo naging aktivista eh. Ako nga lang, nasa maralit ang uring Pilipino. Ikaw, nasa high ranking dahil isa kang kadre. Diba? Kung pagtatabihin tayo, mas lamang ka sa kaalaman sa akin sa pagiging aktivista. Pero sa akin, kung pagtatabihin tayong dalawa, kung problema ng taong bayan ang pag-uusapan natin dalawa, mas lamang ako sa'yo kasi nakikita ko sila. Ikaw, nagtatago ka lang dyan sa kondo mo. Oh, gulat ka, alam ko yung kondo mo sa Cubao. Oh, sabi mo, nire-red tag kita. Napit ka lang sa PCP 7, kaya alam ko, isa ka sa VIP doon. Oh, tama ako? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Yan ang pagkakaiba namin. Ako, kaya ako sinusuportahan ng Marcos administration. Because I see the vision of President Bongbong Marcos during the campaign and his dream for the Filipino people is makagaan. I remember the words from President Bongbong Marcos
sa interview ni TP. Tinanong siya ni TP. Sabi ni TP, mga kababayan ko, kay President Marcos, one last question, Bongbong Marcos. Sabi niya yung tiping-tinging Pinoy. Sabi niya ganun, eh bakit ka pa tatakbo? Eh may pera ka na, mayaman ka na. Nasa iyo na lahat. Ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan ko, hindi ko makakalimutan to. The words. The president said, hindi ko matiis yung mga kabataan eh. Marami nagugutom. Ako? Hindi ako magugutom. May pera kami, mayaman kami. Kahit na anong mano, hindi niya matiis yung taong bayan na nasasadlak sa hirap. Bakit? Hindi kasi yan yung pinangako na pinangarap ng tatay niya para sa Pilipino. So kung tinutupad man ni PBBM ngayon yan at pinaghihirapan niya yan, tandaan nyo, inaayos niya lang ang Pilipinas. Ka-Eric, kayo na po ang nanggugulo dito. Hindi ko kayo nire-red tag ka-Eric. Pero sa totoo lang, kayo na po ang nanggugulo dito talaga. Magulo kayo. Starter na kayo ng gulo. Diba? Diba mga kababayan ko? Grabe. Grabe sila sobra. Sumisirit ang presyo ng mga bilihin. Matindi ang krisis sa ekonomiya at kabuhayan, samantalang hindi mo mararamdaman ang totoong pagkalinga at pangangalaga ng Pangulo ng Bansa na ikot ng ikot kung saan-saan, samantalang nandito ang totoong problema ng taong bayan. Paano mo nasabing hindi nararamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang totoong hirap ng taong bayan? Halos lahat ang sinabi mo, ka-Eric, sinulusunan na. Bakit? Kailan ba naging problema ng taong bayan na hindi humaharap si Kiboloy sa Senado? Paano mo masasabi na dito ang problema ng taong bayan? Ano mo problema nyo dyan? Papaalala ko lang ha. Yung sinasabi mo na problema nyo, problema na totoong problema ng bayan ay nandito dyan sa rally nyo, nagsisinungaling ka na naman. Bakit? Kailan ba naging economy problem ang hindi pagharap ng isang pastor na inaakusahan sa Senado? Oh, it's very clear. 'Di ba, mga kababayan ko? Ang sabi niya maliwanag eh, ang totoong laban at problema ng bayan ay nandito. Ano ba 'yung pinaglalaban niyo diyan? 'Di ba si Kiboloy? Hindi naman 'yung problema ng bayan? Ay nako. 'Di ba? Brainwash. O kayo nang bahalang humusga, at least napakinggan niyo, 'di ba? Hindi kahit kailan hindi magiging problema ng taong bayan ang pagharap at hindi pagharap ni Pastor Kiboloy sa Senado. Tandaan mo, nagra-rally kayo dyan dahil si Pastor ay di umano sa palagay ninyo'y ginigipit. Hindi problema ng taong bayan yun. Mga kapatid, makakapagbigay ba si Kiboloy para makakapagbigay ba si Kiboloy ng pagtrabaho mga Pilipino? Diba? E sa SMNI nga lang, honorarium lang ang sahot. Ha? National issue ba si Kiboloy? Ala ka Eric, nabuang ka na rin pare-parehas na kayo ni Maharlika. Shocks ako dun ha. Pero in fairness ha, ka Eric, ang ganda ng delivery mo ha. Best actor kung papala rin. Biruin mo, nagwawala ka dyan. National issue na pala ang pagpapakulong kay Kiboloy. Kung yung Amerika nga hindi nga pinoblema si Kiboloy na mahabang panahon, ikaw pinoproblema mo ngayon? Bakit? Takot kang mawala ng kuryente sa kondo? Hindi ka Eric ha, kahit mapanood mo to. I just want to remind ka Eric, dinibank lang kita dito kasi may mali ka sa sinasabi mo. Kung may mali ako, idibank mo rin ako. Alam mo, telepono ko. Alam ko meron akong number sa'yo. Diba, ka Eric? Natatawa na lang ako. Sorry ah. Ayun ang bahalang humusga mga kababayan ko. Oh, ngayon, tanggalin ko to. Oh, tanggalin ko 'yan. Oh, 'yan. Okay, let's talk about this. Ngayon, tanungin ko kayo. Kailan naging national issue ang problema ni Kiboloy? hindi magiging national issue ang humarap lang si Kiboloy doon, 'yun lang ang gusto ng Senado. Tama na 'yan, tigilan niyo na 'yang rally. Tigilan niyo na 'yan. Sagutin na lang ni Kiboloy lahat. Tapos, yung mga problema ng SMNI pagdating sa taxes, bayaran nyo na lang. Para wala nang problema, mga kababayan. Di ba tama ako?
Maraming salamat po sa pag-send ng 100 stars, Ma'am Susan Bitug. Ayan, Ma'am Susan, available na po itong ano, bagong Pilipinas jacket. Ayan. Ayan, nakikita ninyo. Oh, ngayon. Oh, ngayon, totoo lang tayo mga kababayan ko. Let's talk about na pag-usapan natin talaga ang totoong laban ng bayan. Ito yung totoong laban ng bayan. Alam mo yung totoong laban ng bayan at problema ng taong bayan, mga kababayan ko? Gutom, kahirapan, ano pa? Insurgency, ano pa mga kababayan ko? May nasabi ba dyan na national issue ang pagpapakulong kay Boloy? Wala. Oh. Kailan naging national issue 'yon? Never magiging national issue 'yon. Ang kailangan lang humarap si Boloy sa Senado dahil pinapatawag siya ni Hontiveros. Tapos, ano, talo ka pa ni Jay Rencelario, mas matapang pa si Senyor Aguila sa iyo, kung ganun mga kababayan. Si Senyor Aguila, pag nanon sa Senado, tinalong, "Wa, di ko alam. Wa." Di ko alam. Wa eh. Wa. Oh. Di yun ko naman yun. Ganun na sipat. Buti pa si Senyor Aguila, mga kababayan ko, gaganon-ganon lang, pero may bilang, mga kababayan ko, di ba? Talo pa si Kibs eh. Mga kababayan ko. Oh, ganun dapat. Dapat ganun na lang. Oh, sabi ba yung subscriber natin, ha? Gumawa din ng maganda ngayon si ICC kay PBBM ng mga ganyan. Ganyan naman talaga Pilipino eh. We have no content. Wala tayong kakontentuhan sa sarili natin. Totoo to, mga kababayan ko. Tayong mga Pilipino, wala tayong kakontentuhan sa sarili natin. Kahit alam na natin maganda na yung nagawa natin, magiging maganda sa mata natin, pero kulang pa rin sa atin. Totoo, sinasabi ko sa inyo. Wala tayong talaga kakontentuhan. Pero mga kababayan ko, meron tayong peaceful na utak. That is sa Filipino people. Tayong mga Pilipino, kahit sa mga mapuntang bansa yan, pag may narinig kang Pinoy, kaya bilib ang ibang lahi sa atin, you know why? Kasi meron tayong ano, kakontentuhan sa sarili. Kasi yung Pilipinas, si Pilipino dito sa Pilipinas, walang kakontentuhan. Laging pinoproblema, gobyerno, 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 gobyerno. Pero tanongin mo yung mga Pilipino sa ibang bansa, mga kababayan ko, kung pinoproblema nila yung problema ng gobyerno. Ang iniisip, eto magkaiba to ha, ang iniisip ng mga OFW, paano makakatulong sa gobyerno. Yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, tandaan ninyo mga kababayan ko, nag-iisip kung paano babanatan ng gobyerno, mga kababayan. Iyon ang lahi nila. Wala yung magagalit na DDS sa akin dito. Diba? Totoo lang sinasabi natin, mga kababayan ko, wala tayong kakontentuhan. Ang mga ibang lahi bumibilib sa atin kasi bakit? We are very intelligent. Filipino is very intelligent kahit sa mudalin. Kaya nga taas noo kahit kanino. Diba? Kaya, kayo mga kababayan ko, lahat ng subscribers ko dito na nakikinig sa atin, mga makakapanood to, I'm very proud of you guys. Bakit? We are now 100, I think, I forgot my subscribers counts eh. Pero I just want to congratulate our my subscribers. I'm happy because we are now, congratulations po sa ating lahat. Tayo po ay suma total. Ngayon, mga kababayan ko, ilan na ba yung subscribers natin? Umalo na tayo ng ano, almost 139,000. Konting push na lang, magwa 140,000 subscribers na tayo. Ay, 138,114, mga kababayan ko. Ganun na po karaming subscriber counts natin. Ayan, I'm very thankful because ganyan na po karami mga nanonood sa atin. I'm very thankful for that. And tuloy-tuloy po ang ating pagkocontent. Maraming salamat dahil sa oras na binibigay nyo sa akin. I'm very thankful. At bukas po, kaya ini-invite ko po kayo, mga kababayan ko, na sumama sa amin. Kaya kami po yung nasa charity content bukas. Mga kababayan ko, hopefully sana makita magkita-kita po tayo mga kababayan ko. Nakita nyo yung nire-repack namin kanina, bukas, lalarga na yon mga kababayan. Yan sa lahat po ng mga tropa natin na nagsisend ng super chat sa atin, yung mga naipon natin, doon ko na po ilalagak yun. Okay, masaya na po ako kasi piruin mo 300 viewers lang hinihingi ko for live mga kababayan ko. Grabe nyo ibigay sa akin. We are 500, 700. Abay, overwhelming na po ako dyan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan ko. Dahil
Lagi po kayo nandito sa channel natin sa Biyahe ni Koy TV. Anyway, mga kababayan ko, dumating na nga po yung oras na pinakahihintay ng iba. Ayan, it's already 11:22 ng gabi. Kailangan po natin maghiwa-hiwalay. Kailangan po natin matulog, magpahinga, mag-beauty rest, ika nga nila. Kaya mga kababayan ko, thank you very much sa inyong super chat na Tita Lily Ragasa. Good job, Anak Koy. Thank you very much, Tita Lily Ragasa. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Sa lahat ng mga nagsend sa akin ng stars sa Facebook, maraming maraming salamat din po. And anyway, mga kababayan ko, maraming maraming salamat. Congrats po. Maraming salamat, Yuki Sawaki. Maraming maraming salamat sa inyo, mga kababayan ko. Thank you very much sa inyo dyan. Marty B. Bawalan, maraming maraming salamat, kuya. Ayan, thank you sa inyo. Magpapaalam na po ako, mga kababayan ko, dahil sumalalim na ang gabi. Abay, may mga panonorin pa kayo, mga vlogger. Ako, late lang ako nag-livestream, pero balik tayo sa dati nating oras, ha? Huwag na huwag kayo mawawala palagi. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. Basta alam nyo na, Pro Marcos, abay, supportahan nyo na yan. Huwag nyo lang kakalimutan. I-hit nyo kaagad yung subscribe button. Tapos hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat kay Tita Lily Ragasa, kay Nanay Carmen, Tita Judy Basco, Tita Judy Basco na laging busy sa kanyang LS. At maraming salamat kay Mami PR The Warrior at sa mga subscribers natin na nag-subscribe ngayon. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutan lagi na mag-subscribe, like, and mag-comment at sumali sa discussion. Ayan, basta masibiyahin ni Koy. Sama-sama tayong babangon muli sa bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. See you tomorrow, Beam Vlog. Batang kaya po, uy. Bukas, mga kababayan ko, bye-bye. Mamselia Costa, ingat po. Mam Beam, ingat, bye.